Ayan, good morning everyone. Good morning. Ayan. So medyo kakaunti tayo ngayon, no? So di ko sure dahil ba umaga, pero if you know your ano, yung mga reseller distributor friends, remind them na we're starting, no? Pero yun nga, since we are recording this naman, they can catch up sa recording, pero we'll let the Zoom be open siguro at least until half of the session, no, para if may mga habol they can join. Siguro sound check lang tayo. Can you type one if you can hear me well? Kung malinaw ang audio ko. Habang naghahanap tayo. Yan, thank you sa mga nag-type ng one. Ngayon, can you type two if you can see my screen? Maayos yung na-share kong screen. Yan. Thank you everyone. Tapos, so for today, someone also from the team, from my team is, ano, no, helping me out, is joining me, so si Kevin. So, kung nakikita niyo siya nagko-comment, nag-heart sa mga comments niyo, he will be helping me moderate the chat ulit today, no, kasi if you have been here nung huling webinar natin ng isang araw, medyo bumaha yung questions, no? So hopefully, lahat din ng mga tanong natin today is ma-answer. Yan. Sige, let's start na, no? I'm recording this na. Ayan, so let's start na para ma-maximize natin yung oras natin. So, welcome to Tax Planning and Compliance for Online Sellers. So, this is part 2 ng Business Masterclass ng G-Skin Beauty para sa kanilang mga partners, resellers, and distributors. So, quick question lang. Sino dito nandito nung first webinar? Para lang makita natin kung meron bang mga bagong faces dito. Ayan, si Miss Evie. Ayan, nandun siya nung first webinar. And I hope marami tayong natutunan sa first webinar, no? And what I will try to do now is I will try na itahi yung unang webinar papunta sa tax compliance, no? So if ever ngayon ka lang nag-join, hindi ka naka-join last time, siguro it would be helpful if siguro if you have free time when we send the recording ng first webinar, try to watch it as well para mas maintindihan natin, no, over yung overall picture ng paano mag-register, anong impact ng registration mo doon sa tax na ipa-file mo. Yan. So, tapos siguro can you type din sa chat where you are listening from right now? Yan. Yan, si Miss Mary Bulacan, Sebi Antipolo. Malamig sa Antipolo ngayon. Yan, Taytay, si Kevin. Si Miss Follette sa Singapore. Pampanga, si Eve Alexandra. Mandaluyong, QC, si Mary Chris. Julie Jean, Manila. Yan. Sige. Eh, may mga nag-join pa, no? So, hello ulit. So, for those who were not here before, no, I'm Cathy. I will be your facilitator for today. So, I founded Thrive Global CFO and we help businesses like you na makapag-build ng better businesses through entrepreneurial financial management. So, the name of our company is Thrive Global CFO and our office is in Cayetano Rizal, no? So, without further ado, here's our training objective for today. Ang objective lang natin today is umalis tayo dito sa training na to, no? Na meron tayong understanding ng ano ba yung kailangan kong maintindihan pagdating sa taxes. Dahil ang lawak ng tax topic, no? nung college, di ba? Ilang sem namin yan inaaral. Pero what I will try to do now is, alin lang ba yung need mong maintindihan as an online seller, as a reseller, as a distributor pagdating sa taxes?
ano yung important na maintindihan natin, no? And also provide strategies then for compliance. And i-discuss natin ano ba yung mga types of taxes applicable in our industry, online selling. And we will also try to discuss yung mga recent BAR advisories na lumabas, no? And probably a Q&A after. Sino dito nabalitaan yung mga recent news na si BAR? Sabi niya sa isang CNN interview ni BAR Commissioner, sabi niya, marami daw online sellers ang hindi nakarehistro ngayon. Sino dito nakita itong news ito? Or probably hindi sa CNN, no? Or ibang news or dumaan sa ano nyo, sa news feed. Ayan. Kita niyo ba to? Di ba? So, the BAR now is medyo ang mata nila nakatingin ngayon sa mga online sellers. And tingin niyo bakit? So sabi nung isang kausap ko, dahil daw yun kay Rosmar. Di ba? In-interview siya sa Tony Talk, sinabi niya na she's earning 10 million or 13 million in just one day. Di ba? Pero would you believe na even before nung interview ni Rosmar, meron na talagang plan si BAR na ipa-comply ang mga online sellers? Because actually, it started way, way back, lalo na nung pandemic. Diba? Nung pandemic, maraming mga tao naghanap ng another source of income dahil lahat tayo nakakulong sa bahay, di ba? Nung pandemic, maraming naging freelancer, maraming nagtrabaho, work from home, and mas lalong dumami ang mga online sellers. Di ba? So, doon pa lang sa point na yun, nakita na ni BIR na, teka, ang dami pa lang may businesses, pero hindi sila registered. Kasi, those businesses, they don't need physical shops, marami sa nil, they don't need physical shops, and they can actually do their business, kumikita sila kahit nasa bahay lang sila. So, gusto ko lang linawin yun na way, way back, even before, di ba, during the pandemic, they are doing some, ano na, mga advisories, mga memorandum sa BIR, no, para ma-target or mahanap yung mga online sellers. And yung mga recent memo lang ni BIR, yung medyo talagang, medyo nakakaba naman talaga siya. Kasi mamaya i-discuss natin, no? Like, ano yung impact, ano yung mga pwedeng gawin ng marketplaces sa mga sellers pag hindi sila nag-comply. Yan. So, ngayon, i-remind ko lang, no, na nasabi ko na to nung unang webinar, pag-registered ka na, ano ba yung mga responsibilities natin as a registered taxpayer? So, meron tayong tatlong responsibilidad. Una, responsibility natin na i-maintain yung books of accounts. Kaya mahalaga na meron kang bookkeeping accounting. You have to keep your books of accounts. You have to keep a record of your transactions, both inflow and outflow. Pangalawa, it's also our responsibility to issue official receipts. Makapag-issue ng official receipts or sales invoice in the case ng ating business, no? Pangatlo is responsibility din natin to file tax returns and kung may payment to pay yung taxes. Yan, tatlo yung responsibilities natin when we become a registered taxpayer. So ngayon, paano ba naka-classify ang mga online sellers bilang taxpayer? So, in our last webinar, di ba, diniscuss natin ano ba yung mga options mo for registration. Di ba, nabanggit natin doon, pwede kang mag-sole prop, pwede kang mag-partnership, pwede ka rin incorporation. So, technically, sa dalawang category mag-fall under ang isang online seller pag nagpa-register siya. Kapag nagpa-register ka bilang sole proprietorship, you can be classified either as a sole proprietor, meaning ginagawa mo to full-time, itong business na to, or yung iba naman, mixed income earner. Ito yung mga, meron pa akong trabaho, but at the same time, nag-hustle ako, or marakit ako,
'di ba? Nagre-reseller din ako. So, kung individual ka, pwede kang mag-fall under sole proprietor or a mixed income partner. Ngayon, may option ka din na mag-register as a corporation. When we register as a corporation, yung business natin, we will be taxed like a corporation. Diba? We will not be taxed like an individual. Yung corporation rules on taxation ang mag-a-apply sa atin. And ngayon, i-discuss din natin yun, no? Anong kaibahan ng dalawang yun. So, ngayon, pwede nito i-screenshot, no? Dinrowing lang natin ano yung common taxes required for businesses. So, yung dalawa lang ang itatakal ko dito, no? Hindi natin itatouch dito yung mga expanded withholding tax, mga iba pang tax. So, yung common lang na dalawa muna. Kasi, I don't think na ma-grasp natin lahat, you know? Pero, meron dalawang taxes required for any kind of business. Ito yung unang tinatawag na sales tax at yung income tax. Sales tax and the income tax. Ngayon, may nagtanong sa akin, bakit dalawa? Eh, hindi ba nagdo-double taxation si BIR? Diba? May income tax na, tapos may sales tax pa. So actually, magkaiba sila. Diba? From the name itself, si sales tax, tinatax ka dahil meron kang business and only businesses have the ability to produce sales. Diba? Sino bang may kakayanan mag-produce ng benta? Diba? Ang businesses. Pag employee ka, hindi ka nagpa-produce ng benta, diba? Kasi ang kinikita mo as an employee is your salary. And wala kang binabayarang sales tax kapag empleyado ka. Income tax lang. But the moment that you have a business, that's the point na aside from income tax, you will be required to file and pay for sales tax. Now, income tax naman, from the name itself, tinatax ka because you have the ability to produce income. Diba? So, income, it can come in many forms. Diba? Even an employee has an income. Pero an employee does not have sales. Diba? Kaya isang empleyado, meron siyang income tax, pero wala siyang sales tax. Pero pag business ka, you both have sales tax and the income tax. So I hope malinaw yun, no? Kasi lagi natatanggap yung tanong na yun na, nagdo-double taxation ng gobyerno. Dala-dalawang tax pa yung sinisingil nila sa akin. Di ba pwedeng pipili lang ako ng isa? Actually, record yung dalawang yan. Lalo na kung may business ka. Now, sa sales tax, meron dalawang klase. Meron dyan yung tinatawag na percentage tax and yung value-added tax. So, dalawa lang ang meron. Percentage tax or yung tinatawag na VAT, value-added tax. Ngayon, i-discuss natin later no, anong pinagkaiba ng dalawa na yan. Pero, dalawa lang ang meron dyan. At hindi pwedeng parehong percentage tax at value-added tax ang ipa-file mo at a time. Isa lang ang pwede at a time. So kung percentage tax ka, percentage tax yung ipa-file mo. Kung VAT ka, VAT ipa-file mo. Hindi ka kailangan mag-file ng percentage tax. Isa lang dapat. Then, pagdating naman sa income tax, i-classify natin pa siya, dalawa. Ano ka ba? Ano ba yung registration mo? Corporation ka ba o sole proprietorship? Kasi kung corporation ka, yung corporate income tax mo, iisa lang. Flat yung rate nun. Mamaya, i-discuss natin. Flat lang yung rate nun. Isang klaseng income tax lang na meron ka. Ngayon, meron lang dalawang sangay dito sa baba, no? Yung itemized deduction and 40% optional standard deduction dahil ito yung method mo ng pagbawas ng mga gastos. Kasi di ba, we have to understand na sales tax, itong sales tax usually charge yan against our gross sales. Gross sales, benta mo, wala kang ibabawas ng mga gastusin. Pag income tax naman,
yung benta mo, ibawas mo yung mga gastos ng business mo, kung ano yung matira na net income, yun yung itatax mo ng income tax. So I hope malinaw yun, no? Pag income tax, ang basic formula niya, yung benta mo minus yung lahat ng business expenses mo na deductions, yan. Kung may matira, yun yung itatax mo ng income tax. So, sa corporation, di ba, may dalawang klase kung paano ka magde-deduct ng gastusin mo. Meron dyan tinatawag na itemized deduction. Ibig sabihin ng itemized deduction, you are telling BAR na, ah, ililista ko lahat. Bawat business expense, bawat gastos na meron ako sa business, tatago ko yung lahat ng resibong yan. Diba? I-itemize ko siya isa-isa. Yung ibig sabihin nun. Pangalawa naman na option is yung 40% optional standard deduction. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, para you're telling BAR na, ah, sige, hindi ko, eh, tinatamad na ako mag-ano, ipunin lahat ng business expense ko. I-itemize ko lahat ng gastos ko. Pwede bang ano, 40% nung gross profit ko, kung anong equivalent ng 40% na yun, yun yung gastos ko. And yung 40% na yun, hindi ka nahanapan ni BIR ng proof. So, ang downside lang nito is, what if mas mataas sa 40% yung totoo mong gastos? Diba? So, baka naman, mas okay na mag-itemize ka kaysa mag-OSD or optional standard deduction. So, may mga businesses na pinipili nila yung OSD, lalo na kapag yung mga suppliers na meron sila, yung mga pinagkakagastos na nila, ay hindi nakakapag-provide ng resibo or ng proof, ng tamang proof na may binili sila doon. So, it's an option. So, mamaya, i-discuss natin anong itsura nun, paano kinocompute yun. Now, that's corporation. So, you have corporate income tax and then you have two options paano ka magbabawas ng gastos para makompute mo yung income tax mo. Ngayon naman, another category for income tax is yung tinatawag na para sa sole prop or yung mga individual. Diba? Pag sole prop ka kasi, categorize ka as an individual. Ngayon, pag sole prop ka, dahil individual ka, meron tayong dalawang option. Dalawang option ng pag-compute ng income tax. Una dyan is the graduated income tax. Kaya sa tinawag na graduated, kasi ibig sabihin na graduated, gagamitin mo yung tax table. Gagamitin mo yung tax table. And tulad ng sinabi ko last time, di ba, yung tax table na yan, kapag nakita nyo siya, habang tumataas ang net income mo as a business, as a sole proprietor, mas tumataas ang tax mo. Yan. So, yun yung ibig sabihin ng graduated. Gagamit ka ng tax table. Yan. So, under graduated income tax, tulad ng corporation, no, meron din tayong dalawang method, dalawang option kung paano ka magbabawas ng mga gastos mo sa business. Either mag-itemize deductions ka, meaning ililista mo isa-isa lahat ng gastusin mo, ikakategorize mo siya, or gagamit ka ng 40% OSD or yung optional standard deduction. So that's one option mo, undergraduated. Ngayon, nung pandemic to nilabas eh, nung nakita ni BIR na ang dami palang online sellers, ang dami palang mga individuals na nagbi-business, kumikita sila. Ang kaso, hindi sila nagre-register. Kasi ang dahilan nung time na yun, no, nung pandemic, hindi lang online sellers eh, pati freelancers. Ang dahilan ng mga tao is ang komplikado ng tax ng Pilipinas. Eh, freelancer lang naman ako, ito lang kinikita ko. Or online seller lang ako,
ito lang naman din yung kinikita ko, hindi naman ganun kalaki. Tapos ang laki na ng sinecharge ng BIR. So ang ginawa ng BIR, in response to that, naglabas sila ng create, ng under the create law, nung 8% gross income tax na tinatawag. Yung 8% gross income tax na to, hindi siya applicable pag corporation ka. So, pang individual lang to ha. And itong 8% gross income tax, hindi to applicable kapag VAT ka na. So, ibig sabihin, si 8% gross income tax, pwede mo siyang piliin kapag non-VAT ka. Meaning, yung benta mo sa loob ng isang taon ay less than 3 million pesos. So, I hope nag-notes kayo, no? So, si 8% pwede lang siya pag individual ka and pag non-VAT ka. Now, bakit naglabas si BIR ng 8% gross income tax? Kasi sa 8% gross income tax, sinisimplify niya kung paano mag-compute ng income tax ang isang individual. Kasi nga, ang goal ni BIR dito is, okay, sige, reklamo nyo. Mahirap i-compute ang tax and all. Ayaw nyo maglista pa ng mga gastusin and all. O sige, pasimplihin natin. 8%, yun na ibayad mo sa akin na tax. Ganon siya kasimple. Wala nang mga tax table. So, yun yung ano na na, yun yung context. Bakit nagkaroon ng 8%? Gusto lang ni BIR na mas makakulit. Diba? And dahil ang reklamo ng mga online sellers, mga freelancers is ang komplikado ng system, o sige, pwede kang gumamit ng 8% kung gusto mo. So ngayon, mamaya ipapakita natin, so ano ba, may benefit ba yung 8%? Ano itsura nun? Paano siya kinocompute? Pero I hope, naintindihan natin na meron palang dalawang tax na commonly required for businesses. Yung sales tax and yung income tax. Yan. So, i-dig deeper natin si sales tax. So, si sales tax, sabi dito, you are liable to either one of these only at a given time. So, si either percentage tax ka or value-added tax. Ngayon, percentage tax ka or non-VAT ka, kapag ang gross annual sales mo ay hindi tumutuntong ng 3 milyon pataas. So, kung 2.9999 million ka lang and below, naka-percentage tax ka, non-VAT ka. So, currently, ang rate ng percentage tax ngayon is 3%. 3%. And ang form na gagamitin mo to file this tax return is yung tinatawag na form 2551Q. Yan. And then, pina-file to quarterly. Then, no attachments are needed. Ngayon, ano naman yung VAT? So, yung VAT, kapag ang benta mo in 1 year is tumutuntong ka na ng 3 milyon pataas. 3 million and above, VAT ka na. So, ang rate dito is 12%. May input and output. So, mamaya magsasample tayo. And ang form na ginagamit dito is actually wala na itong 2550M. Teka nga. Edit natin to. Wala nang 2550M ngayon. Tinanggal na rin niya ni BIR. Ang form na lang na ginagamit ngayon is 2550Q. And pina-file ko quarterly. Yan. And nagpa-file din tayo ng tinatawag na VAT relief or attachment sa VAT tax return natin. So, dalawang klase, no? So, percentage tax below 3 million, value-added tax pag 3 million and pataas ka na. Now, pagdating sa income tax, na-discuss na natin siya kanina, no? Una mong tatanungin, ano ka ba? Corporation ka ba or individual or sole prop? Pag corporation ka, ito yung option mo, corporate income tax. Pag sole prop ka, meron kang dalawang option, mag-graduated income tax ka or mag-8% ka.
So I hope malinaw, no? Siguro mag-answer lang muna ako ng mga tanong na nandito. So may tanong from Kevin, sabi niya, yung resibo ba for the expenses sa itemized deductions need na official receipt or okay na thermal receipt? Kung kaya niyong makakuha ng talagang official receipt, better. Yan. Ang tendency kasi sa thermal receipt, nabubura siya. So, kung gagamitin niyo siya especially for claiming deductions, no, for income tax, better yung mga official receipt. May question din from Miss Mary. Sabi ni Miss Mary, ma'am, bakit kapag nag-register ka sa BIR, bago pa lang pero nag-a-ask na agad sila kung 8% ka or 3%? Eh, hindi mo pa naman alam ang sales mo buong taon. Good question, Miss Mary, no? Tinatanong na nila yan. So, sa amin, yung mga tinutulungan namin na mag-register, no, ang lagi namin sinasuggest, lalo na kung individual or sole prop to, mag-percentage tax ka muna. Mag-non-VAT ka muna. Kasi, pwede ka namang mag-upgrade to VAT kapag nalagpasan mo na rin 3 milyon. Ngayon, yung option kung mag 8% ka or 3%, dito pumapasok yung kahalagahan na i-plan mo muna yung business mo before ka mag-register. Kasi, ito yung napansin ko, kung ang business mo ay medyo service-related, ano example ng mga service, freelancer ka, ano ba, consultant ka, yung ang pinoprovide mo ay servisyo. Wala kang inventory, wala kang produkto na physical. Di ba? Kadalasan, pag service ang binibenta mo, wala ka masyadong gastos. Kanyari, freelancer ka, ang gastos mo lang, internet mo, kuryente mo, di ba? Oras mo. Wala ka masyadong gastos. So, wala ka masyadong makiklaim na mga expenses. Diba? So, wala ka nang binibili para ibenta. So, yung mga service-based business, mas better sa kanila mag 8%. Kasi, mas simple, di ba? Ngayon, kung tulad natin, no, ng mga online sellers na meron tayong physical products, meron tayong inventory na kinikip, ito yung point na kaya mahalaga na nagigets natin yung gaano kalaki ba yung expenses ko sa business. Baka mas better na wag ako mag 8%. Diba? Mag 3% ako. So, yung sa question mo, ma'am, ano, ma'am Mary, tinatanong talaga yun ni BIR. Kasi, parang ina-assume ni BIR na before ka pumunta sa kanila para mag-register, nag-forecast ka na itong taon na to, most probably, magkano ba yung magiging benta mo? Tapos anong option ang gusto mong gamitin? Ayan. Sabi ni Alexandra, yung official receipt po is manggagaling sa brand owner. Kung yung expenses ang tinutukoy natin dito, Miss Alexandra, yes. 'Di ba? Kunyari ikaw may mga binibenta ka. Yung binibenta mo, binili mo siya from a supplier which is the brand owner, 'di ba? So to show proof na meron kang biniling supplies, kailangan mo yung resibo from the suppliers which is from the brand owners. Sabi ni Miss Judy, sabi niya, pabalik dun sa isang slide. Sige, balik natin. Ayan. Ayan po. Ano pa mga question? Ano nga ba? Tanong. Sabi ni Miss Kazel, paano kung wala kang makuha na resibo from supplier? Anong solutions po para mag-comply kami sa expenses? So, as much as possible, ang nangyayari dun sa iba naming clients, no, either they find another supplier, kung meron, no? Or they can ask yung supplier nila na kung magko-comply ba, 'di ba? Kasi ang nangyayari kasi dito, wala naman ding choice si seller kundi mag-comply kay VAR.
Kasi ang scary doon, pag ginayaan mo na ang suppliers mo are also non-compliant kay DAR, ikaw yung sumasalo din ng risk. So example ha, magbigay ako ng example. So before, we had a client na ang business niya, nagtitinda sila ng vape. Mga vape, yung mga refill ng vape, mga vape materials, ganyan. So itong client na to, meron silang online shop, they also have a physical shop. Ang problem ganito, so mataas yung benta niya, di ba? Kasi maraming nagbe-vape. Tapos nagbebenta rin sila online. Ang naging problem, yung mga kung saan niya binibili, yung items na binibenta niya, are mga Chinese yung suppliers niya. Eh yung mga Chinese, marami sa kanila, malalakas yung loob na hindi mag-comply. Alam mo yun, yung sino pa yung hindi mga Pilipino no, na nagbe-business dito sa Pilipinas, hindi sila registered. So dahil hindi sila registered, hindi sila makapagbigay dito sa client namin ng maayos na resibo. Ba ang mga resibo nung supplier nila na Chinese, alam mo yung parang kumuha lang ng pad paper, sinulat doon yung binili mo. Ito yung total, yun na yun. Eh syempre kay DAR, hindi yun valid. Diba? So what happens? So ang nangyayari, dahil hindi namin pwedeng i-claim yung expense na yun, the client ends up paying for taxes. Kaya ang sabi namin kay client, kay vape shop owner na pwede naman natin ipagpatuloy na ganun. Or pwede mong kausapin yung mga suppliers. Baka naman kasi meron silang resibo, hindi ka lang nila binibigyan kasi hindi ka humihingi. Or another option mo is maybe it's time for you to find another supplier na compliant din. Kasi lalo na kung ang business mo is lumalago, lumalaki, you cannot, parang hindi ka pwedeng makapagtago forever. Yun yung point ko. Lalo na ngayon na the BIR is trying to digitize. So mamaya i-explain natin yung mga memo na nilabas si BIR, no? Like anong implication nun sa inyo as a seller. So yun yung options mo, Miss Kazel. Yeah, based on actual experience namin. Dami ng tanong, no? So, Miss Arian, sabi niya, hello po. If ever po ba na-registered as non-VAT, need po ng receipt from supplier or upper distributor. If ever po ba kakailanganin yung receipts na yon, if ever biglang lumampas ng 3M sales at magiging VAT edge, if na-hit half year yung 3M. So, sa akin, para hindi kayo din nalilito, no? As much as possible, lalo na kung nag-business ka, kung kaya mong humingi lagi ng resibo from your suppliers, do it. So, even yung mga gastos na hindi sa suppliers na, like, kanyari, nagpagas kayo or nagpa-deliver kayo, yung mga resibo nun, i-keep nyo. Diba? Yung transpo, kung may resibo ka, itago mo din yon. May binili ka kunyari sa na packaging or bumili ka kunyari sa national bookstore, example lang, ng related to your business, keep the receipt. Parang gawin mo siyang habit na magtago ka ng resibo. Yan. Tapos, sabi ni Miss Alexandra, pag percentage tax po, di naman po namin ito mo ng receipt kay supplier, no? Actually, kailangan mo pa din. Kasi, pag pinili mo sa income tax yung graduated, kailangan mo ng proof ng gastos, ng deductions. Kasi kakailanganin mo yung expenses sa income tax eh, hindi naman sa percentage tax. So I hope malinaw yun, Miss Alexandra. So mamaya papakita natin yung sample computations, no? Sabi ni Miss Judy Nan, but po ako, do I need receipts ng upline ko na VAT? You still need the receipts kasi pangbawas mo yon sa income tax. So whether your upline or your supplier is VAT or non-VAT, wala, actually walang walang bearing sa'yo kasi ang kailangan mo yung resibo, ang gastos para sa expenses pag-compute mo ng income tax. Yeah.
Sabi ni Miss Alexandra, paano po sa case namin, like for example, ako reseller po ako, apply ko CD, I think this is CT distributor, no? Tapos di pa po siya pasok as VAT, Reg. Paano po ako hihingi ng OR sa kanya? So, hindi requirement na VAT ka para magka-OR ka. Whether non-VAT ka or VAT, you should ask for receipt. I hope malinaw yun, no? Walang kinalaman kung VAT or non-VAT yung supplier mo. Kailangan mo humingi ng resibo. Yan. Sabi ni Ma'am Kazel, ano po ulit yung unang solution sa walang resibo na binibigay sa supplier? Yun sa client namin, no? Ang ginawa niya, kinausap niya yung suppliers. Kasi may iba sa kanila na registered naman pala. Ayaw lang talaga mag-issue ng resibo. So, pwede mo yun tignan. Or, kung hindi talaga sila registered, maybe it's time for you to find other suppliers na registered. Yan. Sabi ni, may nag direct message dito, pag VAT po ako, then non-VAT ang susupplyan ko, need ko ba siya bigyan ng resibo? Or, yes. So, yan, responsibility natin, no, pag nagbebenta tayo, na magbigay tayo ng resibo. Ayan. So, tama yung sinabi dito ni Kevin, no, na regardless kung VAT or non-VAT, registered business, always ask for a receipt for your purchases. Kaya mapapansin nyo, di ba, sa mga tindahan, mga restaurant, pag pumunta kayo, may nakapaskill doon na ask for receipt. Di ba? Kasi, regardless kung non-VAT or VAT ka, responsibilidad mo mag-issue ng resibo. So, kung ikaw naman yung bumibili, di ba, it's your right to ask for receipt. Yan. So sabi ni Miss Yel, paano po pala pag nag-shift from non-VAT to VAT sa second quarter? Paano po mangyayari din sa na-file na sa first quarter? It happens na in the middle of the year, bigla kang mag-VAT. So ano mangyayari din sa first quarter mo? Wala kang gagawin doon. Stay yon na yung first quarter mo is non-VAT. And then moving forward, VAT na yung ipa-file mo. Wala kang need amend or anything. Yan. Sabi ni Miss Jess, ma'am, para sa pambawas sa income tax po, need po ba yung SI na non-VAT? Or okay lang kahit yung digital invoice, for example, receipt generated sa vendor? Yung receipt generated sa mga online platforms sa ganun, usually kasi hindi sila yung valid receipt. So it's better if you can ask yung physical na invoice or OR from your suppliers. Sige. So, ang daming tanong, no? Proceed muna tayo. At least nasagot natin yung mga questions. So, ngayon, ito yung itsura ng graduated income tax table na sinasabi ko. So, kung sole proprietorship ka, individual ka, ito yung tax table na gagamitin mo. Pag graduated income tax ang pinili mo. So, ito ni updated, no? Updated as of January 2023. So, mapapansin niyo dito na ang tinatax kasi dito yung net income mo, no? Meaning, ulitin ko, yung benta mo minus all your business expenses, yung matitira doon, yun yung tinatawag na net income. Yung net income mo, yun yung itatax. Yun yung iko-compute mo ng income tax. So, dito, ibig sabihin pala, pag ang net income ko ay 250,000 and below, wala siyang tax. Walang income tax. Pero mag-file ka pa din. Mag-file ka pa din, ha? So, linawin ko yun. As long as registered ka, kahit wala kang babayaran, kailangan mong mag-file. So, mas makikita mo na, habang tumataas pala yung net income ko, pataas din ang pataas yung tax ko, yung tax rate. Ayan, no?
pag ang kinikita ko na pala is over 8 million ang net income ko. Ang tax ko can go as high as 35%. So ito yung formula dito sa right side. So pansin niyo, no? The higher you earn, the higher yung net income mo. Pataas ang pataas yung tax kapag sole prop ka. So you can take a screenshot of this one. Yan. So ngayon, mag-sample tayo, no? Kasi medyo mahirap intindihin yung concepts kapag dinefine lang natin and all. So ngayon, magpapakita tayo ng sample. So disclaimer lang na yung sample na to is a sample, meaning it does not mean na ito yung babayaran mo kay BAR sa business mo. Kasi what we suggest pa din is iba-iba kasing business, iba-iba yung itsura. Diba? Pwedeng, kunyari, si reseller 1, ganito yung kinikita niya. Si reseller 2, iba yung kinikita niya. Diba? Pwedeng si reseller 1, meron siyang physical shop. Si reseller 2, sa bahay lang. So, dun pa lang, diba? Pwedeng magkaiba na sila ng gastos. So, I highly suggest na you consult your bookkeeper, your tax accountant, or your specific ano no, specific na sitwasyon. Pero my agenda, 'di ba? Ang objective ko for showing you these sample tax scenarios is para magets natin na paano ba siya kinukumpit pala. So magsasample lang tayo. So unang sample natin dito is this. So ang sample ko is I'm planning a new business, an online business. And based sa projections ko, ang magiging benta ko in 1 year is 2.9 million pesos. So, di ba, sabi natin, pag less than 3 million, tayo ay non-VAT. So, ibig sabihin, in this example, non-VAT ako. Kasi ang benta ko lang ay 2.9 million pesos in 1 year. So, ang gagawin natin dito, magkocompute tayo, magkano possible na bayaran ko sa tax kung naka-sole prop ako? Naka-sole prop ako na ang benta ko is 2.9 million pesos. And number two, magkano ang babayaran ko kapag naka-corporation ako and ang benta ko is 2.9 million pesos in 1 year? So siguro kung may mga calcio kayo, may paper and pen, pwede niyo rin ako sabayan para makasabay tayo, no? Yan. So una, let's see yung sole prop. So sa sole prop, lumalabas na meron kang tatlong ways to compute the tax. Tatlong options. Diba? Lahat to non-VAT ka. Pero in terms of income tax, meron kang tatlong ways. Di ba? Naalala niyo yung pinakita ko kanina? Kung sole prop ka, pwede ka mag-graduated or mag 8%. And then pag nagpinili mo yung graduated, meron ka ulit dalawang option. Paano mo i-accounting yung mga expenses mo? Mag-itemize ka ba? O mag-OSD? So yun yung ipapakita natin dito. So sa letter A muna tayo. So non-VAT daw ako, and itemized deduction ang gagamitin ko. Meaning, lahat ng gastos ko, tatago ko yung resibo, ililista ko isa-isa lahat ng expenses ko sa business. So dito, 2.9 million pesos ang benta ko in 1 year, di ba? So annual sales is 2.9 million pesos. Now, yung percentage tax ko is 3%. So 2.9 million pesos times 3%. So, pwede niyo siyang i-compute right now, no? Kung may calculate kayo, 2.9 million pesos times 3%, we get 87,000. So, kung ang tanong, magkano babayaran ko sa percentage tax kapag 2.9 million pesos ang benta ko in 1 year? 87,000. I hope nasasabayan, no? Ngayon, percentage tax lang yon, di ba? Sales tax lang yon. Eh, may income tax ka pa. So, income tax naman, sabi natin, mag-itemize ako.
itemized deductions ang gagamitin ko. So, sabihin natin na yung benta ko is 2.9 million pesos. Tapos sabihin natin na meron akong mga cost of goods sold, yung halaga ng mga binibenta ko. Sabihin natin na ang amount nun is 50% ng benta ko. So, 2.9 million pesos minus 1.45 million. Di ba? So, ang tubo ko na lang is 1.45 million kasi 50% yung ano ko, markup. And then, aside dun sa cost ng mga produkto na binibenta ko, no, yung binili ko kay supplier, kay brand owner, meron pa ka ibang gastos. Sabihin natin na yung iba kong gastos, ang total na is 435,000. Pwedeng, meron akong shop, may binabayaran akong mga may tao ako, 'di ba? May tumutulong sa akin mag-package, ganyan and all. Posibleng nagra-run din ako ng Facebook ads, 'di ba? Nagma-market ako, nag-advertising ako. Sabi natin, aside dun sa cost ng binebenta ko na binili ko kay supplier, meron pa akong gastos, general and admin cost na 435,000. So, ibawas uli yon. So, 1.45 million minus 435,000, ang net na kinita ko sa isang taon is ito. 1,015,000. Nasabayan natin. So, 2.9 million minus 1.45 million minus 435,000, ang net income ko is this. 1,015,000. Ngayon, itong net income na to, ito ang kukumpitan mo ng income tax. And dahil nakagraduated ka dito, yan, gagamitin natin yung tax table. So, ibig sabihin na itemized deductions, itong 435,000 na to, and itong cost of sales na to, kailangan itinabi mo yung mga resibo niyan. Kailangan kaya mong ilista ano yung composition ng 435,000. May rent ba yan? May salaries ba yan? May advertising expenses ka ba dyan? Diba? Kaya mong i-itemize ano yung composition ng mga gastos na yan. So, let's say, ito na yung net income mo, 1,015,000. So, punta tayo dun sa tax table. 1,015,000, saan ba siyang bracket magpo-fall? So, magpo-fall siya under this bracket, di ba? Over 800,000, but not over 2 million pesos na net income. So, dahil dito siya magpo-fall under, ito yung formula na gagamitin natin. 102,500, tapos 25% down ng excess over 800,000. So, balik ako dito. So, 102,000 yung base, tapos yung excess ng 1 million sa 800,000, i-multiply ko daw sa 25%. So, ano compute ko dito is 53,750. So, ngayon, ang total income tax ko for the year is 156,215. That's income tax. 156,215. So kung ang tanong, magkano ang total na binayaran ko sa isang buong taon? Kung ang benta ko ay 2.9 million pesos, sole prop ako, and ang pinili ko is graduated at pinili kong mag-itemize. So in this case, ang total na binayaran ko is 243,250. Yeah. So I hope nasusundan, no? Sana we focus muna on dito sa discussion, no? Mamaya na tayo mag-chat para hindi tayo maligaw. Ayan. So that's option A, 'di ba? Nanbat ako, mag-itemize ko. Ngayon naman, pangalawang scenario. O sige, nanbat ako, pero what if ginamit ko yung optional standard deduction? Anong itsura ng tax ko? So, I think maliit yung ano ko, no? Teka.
Cliché. Ayan, kasi may part na hindi nakikita. Ayan. So, kita niyo ba yung screen ko? Ayan. Sige. So, yung pangalawang option is mag-OSD daw ako. Optional standard deduction. So, ano itsura? So, 2.9 million pesos pa din ang benta ko. Ayan, 2.9 million pesos pa rin ang benta ko. Magkano ang percentage tax ko? So, it's the same. Wala siyang pinagkaiba. So, 2.9 million times 3%. So, same kanina, 87,000 pa rin ang percentage tax natin. Walang pinagkaiba. Magkakaiba siya pagdating sa income tax. So, pagdating sa income tax, pinili ko mag-OST. Optional standard deduction. Eh, ibig sabihin na optional standard deduction, sinasabi mo kay BAR na ayoko mag-ano, ayoko maglista ng mga expenses, ayoko magtago ng mga resibo. Or possible kasi na ay yung mga suppliers ko, hindi sila nakakapag-issue ng resibo na maayos. So, mag-OSD na lang ako para compliant pa rin ako kay BAR. Ano yung itsura nun? So, ang benta mo, 2.9 million pesos. Now, kapag naka-sole prop ka at nag-OSD ka na option, hindi ka i-allow ni BAR na magbawas ng cost of goods sold. Meaning, yung halaga ng binili mo kunyari kay supplier na items, hindi mo siya pwedeng ibawas. So, bakit ganon? Eh, yun yung rules ng BAR. Diba? I'm just explaining the rules to you. So, hindi ako yung gumawa ng rules na yan, ha? Rules yun ni BAR. So, 2.9 million pesos, wala kang ibabawas na cost of goods sold. So, ang gross profit mo pa rin is 2.9 million. Ngayon, yung general na admin cost mo, dahil OSD yung pinili mo, sinasabi mo kay BAR na, oh, sige, 40% of my gross profit, yun yung magiging deduction ko. Magiging expenses. So, in this case, 2.9 million pesos times 40%. 'Di ba? We get 1.16 million. So, itong amount na to, yun yung ibabawas mo sa gross profit mo para makompute mo si net income. So, 2.9 million minus 1.16 million. Ang net income mo is 1.74 million in 1 year. So, nakasunod? Diba? Kinuha lang natin yung 40%. Ngayon, same sa ginawa natin kanina, hanapin natin ngayon sa tax table, saan bracket ba nagfo-fall under si 1.74 million? So, balik tayo dito. Diba? Dito din siya sa bracket na to nagfo-fall. Over 800,000 but not over 2 million. So, formula na gagamitin is this, 102,500 plus 25% daw ng excess over 800. So, in our case, ang total income tax natin for the year is 337,500. And kung magkano ang total na binayaran ko sa buong taon kung nag-OSD pala ako. So, 87,000 plus 337,000. So, percentage plus income tax. Ang total na binayaran ko for the year is 424,500. So, kung i-compare mo itong dalawa, mas nakatipid ka ng kung nag-itemize ka. Diba? Ang downside lang pag nag-itemize ka is kailangan mong humingi at magtago ng mga resibo. Kailangan mong sanayin yung sarili mo na every time may gagastusin ka, may bibilhin ka for the business, humihingi ka ng resibo. Gets? So, letter C. May letter C pa. Paano kung sole prop ako? Tapos, 2.9 million pesos ang benta ko in 1 year. Ayokong gumamit ng graduated tax table. Pwede kong gamitin yung 8%. So, ang 8%, pwede mo lang siyang gamitin kapag non-VAT ka at kapag sole prop ka. Okay? So,
paano ako kukukumpitin yung tax ko? So, mapapansin niyo dito, ito yung good thing about 8%. Kasi, 2.9 million pesos mo, magfa-file ka pa rin ng percentage tax. Pero, kapag pinili mo yung 8% na flat rate, wala kang babayaran sa percentage tax. Magfa-file ka pa din, pero wala kang babayaran. So, I hope malinaw yon. So, 2.9 million pesos ang benta mo, yes. Pero dahil nag 8% ako, I don't need to pay percentage tax. Yan. Ngayon, paano naman yung income tax ko? Paano yung formula, paano ko siya kukumpitin? So, ang benta ko is 2.9 million pesos, di ba? Ngayon, the BIR will allow me to deduct 250,000 pesos. So, ang tanong, ah, so kailangan ko pang magpakita kay BIR ng proof na meron akong gastos na 250,000? The answer is no. Kasi yung deduction na to, standard na yan kapag 8% ang ginamit mo. Yun nga lang, hanggang 250,000 lang talaga yung pwede mong ibawas. So, 2.9 million minus 250,000, ang net mo is 2.65 million. Ngayon, yung amount na to, hindi mo siya gagamitan ng tax table. Yung amount na yan, yun na yung imumultiply mo agad sa 8%. So, 2.65 million times 8%, ang income tax natin ay 212,000. So, kung ang tanong, so magkano babayaran ko buong taon kapag nag 8% ako? That's zero, wala kang babayaran sa percentage tax, plus the income tax na 212. So, ang total ko for the year is 212,000. So, I hope na nasundan nyo, no? So, I'm just saying here na marami kang options actually. Kaya it makes sense na dapat nagigets mo yung structure ng business mo, no? Paano ka kumikita, paano ka nag-ooperate. Kasi pwedeng iba-iba yung sitwasyon natin. So in my example, kung 2.9 million pesos siya, and ito yung mga options niya. And ito yung mga possible na kalabasan ng tax niya. Yan. So, sige, balikan ko yung mga ano. So, may mga nasagot naman na si Kevin na questions. So, ayan na. Tama yung sabi ni Kevin. Yung pinapakita ko dito is what we call tax planning. Na if you have like an accountant or bookkeeper, hopefully sana you have a discussion like this, no? Kasi yung pinapakita, it's just an example. Pero yung actual na nangyayari sa business mo, pwedeng iba. And you have to know your options. Ayan. Sabi ni Miss Paulette, ma'am, paano po pag seed and wala pang 250K ang sales mo? Paano competition? Ang ending nun, definitely, wala kang babayaran. Diba? Zero. Wala kang babayaran. Kung less than 250 ang benta mo. So that's ano, that's kung nag-sole prop ka, 'di ba? Ang sitwasyon kasi natin, nag-sole prop ka. 2.9 million pesos ang benta ko in 1 year, tapos nag-sole prop ako. E paano kung nag-ano ako? Nag-corporation ako. Na 2.9 million pesos ang benta ko in 1 year. Ano itsura? So ganito yung options mo. So sa pag nag-corp ka naman, dalawa lang yung option mo. Either gumamit ka ng itemized deduction or mag-OSD ka. So, dalawa lang. Medyo mas simple. So, dito, on the left side, no, sabi natin nag-corporation ka or nag-partnership ka, nag-UPC ka. So, ang benta mo is 2.9 million. Multiply mo siya ng 3%, ang percentage tax mo is 87,000. So, makapansin niyo, wala siyang pinagkaiba, no, dun sa sole prop. You still pay 87,000 for percentage tax. Ngayon, dito sa left side, sabi natin nag-itemize ako.
deduction. Corporation ako, tapos pinili ko itemize, meaning I have to list down, di ba? All expenses that I have and responsibility ko na makahingi ng mga resibo na tama sa mga suppliers, sa mga gastusin ko sa business. Di ba? So, dito, 2.9 million pesos ang benta ko, sabihin natin na, ah, okay, nakahingi ako ng resibo from my supplier ng halaga nung binibenta ko is sabihin natin 1.45 million. And then, yung gastos ko, di ba, in-itemize ko siya, ayan, nalista ko siya lahat, may proof ako, so 435,000. So 2.9 million minus 1.45 million minus 435,000. Ang net income ko is 1,015,000. Okay. So, ngayon, dahil corporation ang tinayo ko, no, hindi ako gagamit ng tax table. Ang mayayari, flat na income tax rate ng corporation ang mag-a-apply sa akin, which is 20%. So, 1,015,000 times 20%. Diba? Times 20%, ang makuha natin is 203,000. So, magkano total binayara ko in 1 year? 87,000 for percentage tax and then income tax 203,000. So, 290,000 for the whole year. So, that's itemized deduction. Ngayon, teka. Ba't maliit tong... teka lang. Liitan ko yun. Share screen. Ayan. So, ngayon, sa next example naman natin is corporation ako, pero ang pinili ko is OST. Optional Standard Deduction. So, makikita nyo, walang pinagkaiba si percentage tax ko. Still 3% of my gross sales. So, 2.9 million times 3%, 87,000. Ngayon, paano ko kukumpitin si income tax ko? So, I have 2.9 million pesos na benta. Ngayon, pag corporation ka, ia-allow ka ni BIR na magbawas pa ng cost of goods sold mo. So, mapapansin nyo, isa siya sa difference ni corporation kay sole prop. Kasi, balik ako dito kay sole prop. Pansin nyo, nung nag-OSD tayo kay sole prop, hindi tayo inalaw ni BIR na magbawas ng cost of goods sold. Diba? Hindi niya tayo inalaw. Pero pag corporation ka, you are still allowed to deduct your cost of goods sold. Yan. Tapos, okay, binawas ko na yung cost of goods sold ko. Halaga ng mga items na binibenta ko. Tsaka ako ngayon, kukumputin si OSD, si Optional Standard Deduction, which is 40% of my gross profit. So, itong 1.45 million na 1,450,000 na gross profit multiplied by 40%, ang general admin cost ko is 580,000. So, ano ibig sabihin nito? So, hindi mo kailangang mag-show proof kay BIR na meron kang, ano yung composition ng 580,000 mo? Hindi mo kailangang ilista. Hindi mo kailangang mag-provide ng resibo kung OSD ang ginamit mo. So, may mga instances na minsan yung totoo mong expenses talaga, mas malaki dito. Diba? Pero ang tanong kasi, lahat ba sila may valid na resibo? Or may instances naman na mas maliit yung gastos mo talaga dito. Pero mas malaki yung iaalaw sa BIR kasi nag-OSD ka. So, sabi natin kanina, di ba, pwede mo siyang ilapat dun sa actual na nangyayari sa iyong business. So, in our example, so 2.9 million minus 1.45 million minus 580,000, ang net income ko na lang ay 870,000 pesos. So, same kanina, ang income tax rate for corporations ay 20%. So, 870,000 times 20%,
Ang income tax payable mo is 174,000. So in 1 year, magkano total na binayaran ko sa tax kung nag-OSD ako? So that's 87,000 plus 174,000. Ang total taxes ko in the year is 261,000. So I hope nasundan. I hope nasundan, no? Yan. So ngayon, i-compare natin. So, kung 2.9 million pesos ang benta ko in 1 year, anong itsura? Compare lang natin, no? I'm not saying na mas okay mag-sole prop. I'm not saying na mas okay mag-core or mas okay mag-8%, kasi hindi siya laging ganun yung case, kasi depende yun sa operations na meron ka. Hindi natin alam kung gaano ka-gastos yung business na meron ka. Di ba? Pwedeng may online shop ka, may nirerentahan ka, yung iba wala. Di ba? So, you still have to look at your options holistically. Doon tsaka ka umili. Pero in our example, ilapat natin, i-compare natin. Kung 2.9 million pesos ang benta ko in 1 year, ito yung mga possible options ko. So, itong tatlo, naka-sole prop ako. Itong dalawa, naka-corp ako. So, dito, makikita natin na in terms of percentage tax, pare-pareho siya, except sa 8%, kasi zero. Diba? Wala kang binayaran pag nag-8% ka. In terms of income tax, ito yung mga binayaran natin. So, in total, based on our example, no, ang pinaka matipid sa tax is yung naka-sole prop ako, naka-nanbat ako, and then 8% ang pinili ko. So, ito yung example ko ng ano, no, how you plan, di ba? Na before you even pinare-register or file, di ba? Kailangan na intindihan mo yung options mo, kasi what if meron pa lang ano, meron ka pa lang options sa mas okay. So, sabi ni Miss Colette, sa B default na po and 50% sa cost of sales. No, that's just an example, Miss Colette. So, sa example po, ang markup ko kunyari is 50%. No? Yan. So, may question daw kay from Miss Sebi. Sabi niya, pag mangongolekta po ng receipt for tax filing, kailangan po lahat ng receipt, OR, and nakapangalan sa business. So, either OR or sales invoice, and kailangan nakapangalan sa business. Ni Seb. Yan. So, ayan. So, I hope medyo naliliwanagan tayo, no, na pag less than 3 million pesos pala ang benta ko, ito yung mga options na meron ako, no. Ngayon, punta naman tayo dun sa another example. Ay, sige, bago ako tumalon dun sa another example, kapag bat, siguro kung hindi pa kayo familiar dun sa 8%, dahil medyo bago nga siya, di ba? Ano yung criteria para pwede kong gamitin ang 8%? Kasi di ba, in our example, it appears na mukhang mas tipid sa 8%. Di ba? So ano yung ano ko? Ano yung criteria para maging eligible ako na 8% ang gamitin ko? Una, kailangan individual ka. So, ibig sabihin, kung ang tinayo mo ay partnership, kaya korporasyon, hindi ka pwedeng gumamit na 8%. Kita niya sa example ko, di ba? Sa corporation, walang 8%. Kailangan individual ka, either single proprietor ka, professional, or mixed income earner. Pangalawa, kailangan yung benta mo in 1 year ay hindi umaabot ng 3 million pesos pataas. Kailangan non-VAT ka. Kasi, kunyari, kung pwede kasing mangyari yun eh, minsan kasi may mga nagre-register na, alay, nag-register, tapos hindi nila naiintindihan. Nagpa-register sila, based sa projection nila, hindi naman sila lalampas pa ng 3 million. Pero ang ni-register ng bookkeeper nila or ng accountant ay VAT agad. Eh pag ganun, hindi mo na yan pwedeng bawiin kay BIR. Diba? Once nag-VAT ka, hindi ka pwede mag-downgrade to non-VAT.
Kaya ang sinasuggest namin sa mga clients, di ba, lalo na kung bago kang mag-start pa na business, magsimula ka muna ng non-bat. Pag na-hit mo na yung 3 million, then saka ka mag-upgrade. Kasi once naging bat ka na, hindi ka na pwedeng bumalik. So I hope malinaw yon. So kapag alam mo na hindi ka papalo ng 3 million, no, make sure na ang nakasulat sa BIR registration mo ay percentage tax or walang VAT na nakasulat doon. Yan. Tapos, you can signify your intention to elect the 8% either kapag nagpa-register ka, kung bago ka palang nagpa-register at na ginawa mo tong planning na to, no, nakita mo na, ah, mas gusto kong mag-8%. During application, pwede mong sabihin kay BIR na pipiliin mo yung 8%. Pwede yon. Or pwede naman na naka-register ka na before at naka-percentage tax ka, no? Pwede mong piliin yung 8% every first quarter of the year. So, first quarter of the year, di ba, mag-file ka kasi ng percentage tax na na-ITR. Kailangan piliin mo sa first quarter mo yung 8%. Kasi kung ano yung pinili mo sa first quarter, yun yung susundin mo na option all throughout the year. Ibig sabihin, hindi pwedeng first quarter, naka 8% ako. Second quarter, nag-OSD ako o kaya nag-itemize. Kung ano yung pinili mo sa first quarter, kailangan mo siyang sundin sa buong taon. So I hope malinaw. So ito yung criteria para pwede mong gamitin si 8%. Yan. Sabi ni Kazel, paano kapag sa name lang namin naka-name yung OR, hindi sa business, nagamit pa rin ba? If yung business mo na sole prop is sa'yo nakapangalan. Kasi di ba, kunyari, Miss Kazel, ang pangalan mo is Kazel Clean. Tapos your trade name is, example, ano ba kaya, Happy Shop. Hindi pinangalan ni supplier kay Happy Shop ni resibo, pinangalan niya sa'yo. Okay lang yon, as long as ang may-ari ng Happy Shop is ikaw. Pero kung corporation ka, hindi yun pwede. Pag sole prop, pwede yun. Kasi di ba sabi natin doon sa unang webinar, kapag sole prop, ikaw as a person and the business is one and the same. So pwede siyang lumusot. Pero kung corporation, hindi yun pwede. Sabi ni Jasmine, kung magre-register sa BIR by February, yung pangungulit ng VAT receipt, if dated if dated this January, hanggang kailan ito pwede include para sa tax credit? Pwede mo siyang gamitin all throughout the year, as long as within the year. Ayan. Sabi ni Alessandra, kapag may nakalagay sa OR na document is not valid for claim of input tax, hindi namin siya pwedeng gamitin as expenses. Pwede mo siyang gamitin as expenses. Ang sinasabi lang, kung i-claim mo siya sa VAT, hindi mo siya pwedeng i-claim as input tax. So mamaya ipapakita natin yung ano ibig sabihin na no, pag VAT. Sige. So siguro move na tayo no, kasi may mga tanong na paano pag VAT and all. So another example natin, bagong scenario naman. Sabi natin may business ka. And based sa pag-aaral mo, sa projection mo, mukhang the business is good, di ba? Parang I can market this business well and posible na makahit ako ng 5 million pesos na benta in 1 year. 5 million pesos sales in 1 year. So, 5 million, di ba? Ibig sabihin, lumagpas na siya sa threshold na 3 million. So, this business is a VAT business na. Okay? Dahil lumagpas na siya ng 3 million. Ngayon, ang tanong natin, kung nag-sole prop ako, magkano babayaran ko? Or kung nag-corporation ako, magkano babayaran ko? So, dito na yung example natin na nakabat na siya. So, dito, sole prop muna tayo. So sa sole prop, dalawa na lang yung option natin.
either mag-itemize ka din or mag-optional standard deduction. Napansin nyo, wala na yung option na 8%. Kasi si 8% para lang siya dun sa mga maliliit na businesses. Yung mga less than 3 million pesos ang benta. So dahil pag tumanagpas ka na ng 3 million, di ba, the business is good. Diba? The business is doing well. Kaya wala na yung ganong option. Ngayon, sole prop ako, 5 million pesos ang benta ko in 1 year, VAT na ako, registration ko. Ano ba to? Teka lang, may tumagalaw ng screen ko. Ano ba yung naiusin kayo na? Okay. Teka lang ha. Okay. Sige. Share ko ulit yung screen. Okay. Yan. So, kita niyo na yung screen ko. Wala na siyang drawing. Ayan. Okay. Sige. So, ulitin ko. So, naka-sole prop ako. Ang benta ko is 5 million. Anong options ko? Dalawang option to. Mag-itemize ako or mag-USD. Ngayon, explain natin. So, dito sa left side. So, 5 million ang benta ko. Paano ba kinocompute si VAT? So, si VAT kasi, hindi siya kasing straightforward link percentage tax to, di ba? Si percentage tax. Okay, i-multiply mo lang ng 3%. And that's it. Kay VAT, medyo komplikado. Kaya important dito yung resibo. Kasi sa VAT, sabi nating 5 million ang benta mo. Yung 5 million na benta mo, i-multiply mo siya sa 12%. So, 5 million times 12%, ang nakuha natin, 600,000. Yung 600,000 na yan, ito yung tinatawag na output tax. Ito yung VAT galing sa benta mo. So, sales times 12%, you get output tax na 600. Ngayon, hindi agad na yung buong 600,000 ang i-remit mo kay BIR. Yan, kinig tayo ha. So, hindi agad i-remit yung buong 600 kay BIR. Kasi, may tinatawag tayo na input tax pa. So, yung input tax naman, nanggagaling siya kapag meron kang mga expenses or purchases sa business mo from VAT registered suppliers. So, linawin ko, makakakuha ka lang ng input tax kapag yung supplier mo or kasino man yung pinagbilhan mo or binayaran mo sa business, ay VAT registered sila. So, kung meron ka mga suppliers na naka-VAT sila at na binigay nila sa yung resibo ay VAT receipt, then pwede kang kumuha ng input tax doon. Pero kung kunyari, ang supplier mo, non-VAT siya, yung resibong ibibigay niya sa'yo, wala kang makukuhang input tax doon. Okay, malinaw ba? So, pwede ka lang kumuha ng input tax kapag yung supplier mo ay VAT registered. So let's say, in our example, meron akong suppliers and may binili ako sa mga VAT registered suppliers ko na halagang 2 million na mga expenses and purchases. So, dahil humingi ako ng resibo sa kanila, VAT registered sila, so yung resibo nila is pang VAT, no? I can get the input tax from those receipts. So, 2 million times 12%. Ang input tax ko ay 240,000.
nasundan. So 2 million times 12%, 'di ba? That's 240,000. Ayan. So ngayon, magkano i-remit ko kay BIR? Ang i-remit ko kay BIR is 600,000 na output minus my input. So 600 minus 240,000, ang i-remit mo lang kay BIR is yung 360. Nasundan? So kaya mapapansin nyo, kapag VAT ka na, dito mahalaga na nag-iipon ka ng resibo. Lalo na kung bumibili ka sa mga VAT registered suppliers din. Kaya mapapansin nyo yung mga malalaking businesses, no? Malalaking ano na, businesses out there. Mas pinipili nilang makipag-transact or bumili dun sa mga suppliers na VAT din. Diba? Hindi naman natin sinasabi na, ah, sumasama pala na non-VAT ka. It's such that na tax planning nila yun eh, na mas okay na pag-VAT ka, mas na pag-VAT seller ka, mas okay na bumili ka sa VAT supplier din. Kasi pwede mong ipagbangga yung output at input. Yung matitira, yun lang yung kailangan mong i-remit kay BIR. Kasi imagine in this case, sabihin natin 5 million yung benta niya. So 600,000 yung output. Sabihin natin, itong seller na to, ang mga suppliers niya, puro non-VAT. So ibig sabihin, wala siyang makukuhang resibo na may input tax. So ibig sabihin, yung buong 600,000 i-remit niya kay BIR. Kasi wala siyang pambangga. Malinaw? May natututunan ba? Can you type yes? Sana hindi pa dumudugo yung ilong natin, no? So, may recording naman to, pwede niyo siyang balik-balikan para kung hindi niyo siya masyadong masundan pa, no? And so that's VAT, no? So sa VAT, it's output minus input, yung matitira, yun ang i-remit mo. Sabi ni Ms. Kezel, output, gross po ba yun? Yes. Sa gross na benta mo siya, ibabawa. Ay, i-multiply. Ayan. 5 million times 12%. Ayan. So, that's VAT. No? Ngayon, mapapansin nyo yung itong itemize, si letter A, and then si OSD, itong letter B, pareho lang sila ng pag-compute ng VAT eh. Ayan. Walang pinagkaiba. It's the same. Magkakaiba lang sa income tax. So, dito sa itemize, 'di ba? So let's say 5 million ang benta ko. Tapos ang cost of goods sold ko is 2.5 million. And then dahil naglilista ako ng mga expenses, 'di ba, nangongolekta ako ng mga resibo from all my suppliers, 'di ba? I'm accounting for all of my expenses deductions. So let's say meron akong 750,000 pa na general admin cost. So 5 million minus 2.5 million minus 750,000, ang net income ko is 1.75 million. So ngayon, dahil naka-sole prop ako, gagamit ako ng tax table. So dun sa tax table natin, saan ba magfo-fall under si 1.75 million? So balik tayo dito. Si 1.75 million, magfo-fall under siya dito pa rin sa bracket na to. Over 800,000 but not over 2 million. So ito yung formula na ginamit natin. So balik ako dito. So dahil yun ang formula na ginamit natin, ang income tax payable natin is 340,000. Income tax. So, magkano ang binayaran ko in 1 year? Yung VAT ko na 360 plus yung income tax ko na 340,000. Ang total tax ko is 700,000 pesos in a year. Okay? So, I hope nasundan. Ngayon, what if nag-OSD ako? Na-sole prop ako at VAT ako. So, same yung VAT ko, 'di ba? Ngayon, sa OSD, dahil sole prop ako, hindi ako ya-allow ni BIR na magbawas ng cost of goods sold.
Sole proof ako eh. Based yun sa rules nila. So, 5 million minus 0, 5 million. Ngayon, yung USD ko na 40%, imultiply ko siya against the 5 million. So, 5 million times 40%, ang general admin cost ko is 2 million. So, do I need to show proof na meron akong 2 million talaga na gastos? Hindi mo kailangang i-itemize yan. Diba? Flat na 40% of your gross profit. So, 5 million minus 2 million, ang net income ko ngayon is 3 million. So, mapapansin nyo, mas malaki siya, di ba? Dito, 1.75, dito, 3 million. So, ngayon, using the tax table, ulit, saan ba naka-under si 3 million? Si 3 million, dito na siya sa next bracket, di ba? Over 2 million pesos, but not over 8 million. So, itong formula na to ang ginamit natin. So, mapapansin natin, ang rate na ginamit natin dito is 30%. Mas mataas na. So, using that, ang na-compute natin na income tax dito is 702,500. So, ang total ko in 1 year na tax is 360,000 for VAT and income tax na 702,500. So, ang total ko is 1,062,500. So, kung i-compare mo itong dalawa, no, it appears na mas tipid ako kung mag-itemize ako. Now, syempre, may disclaimer yon, assuming na talagang kaya mong mag-provide diligently ng mga resibo, makahingi ng mga resibo from your suppliers, ma-account mo, kaya important yung bookkeeping, ma-account mo lahat ng gastos, di ba? Kasi ini-i-itemize mo siya. So, I hope nasundan, no? Sige, may question pa bang naiwan? Ah, sabi ni Ms. Kazel, panalo pala sa Corp if may resibo sa anong compliance. Yes. So, panalo ka if kaya mo talaga masuportahan yung mga gastos na i-claim mo kay BIR. So, that's sole prop, no? Eh, paano naman kung 5 million ang benta ko, pero naka-corporation ako? Anong itsura? So, dito tayo sa next. Nag-corporation ako, tapos 5 million ako, VAT na ako. Anong itsura? So, makikita nyo na walang pinagkaiba yung pag-compute natin ng VAT. Diba? Ang important kasi talaga sa VAT, yung gross na benta mo, multiply mo ng 12%, yun yung output mo. Ngayon, pwede mong mapaliit yung i-remit mo kay BAR kapag kaya mo siyang banggaan ng VAT-able expenses or purchases kapag may mga binili ka sa mga VAT-registered suppliers. At yung resibo nila, binigyan ka nila ng resibo, may input tax doon. Yun yung pwede mong ipambangga sa output. So, ibig sabihin, dito sa example natin, kung kunyari, meron kang expenses, VAT-able expenses or purchases from VAT suppliers mo, sabihin natin umabot ng 4 million. E di, that's 4 million times 12%. Di ba? E di, mas, pwede pang mas lumiit si VAT mo. Kuha nyo? So, ito, hindi siya flat na 2 million. Example lang natin to na, let's say, sabihin natin 2 million lang yung VAT registered ano niya, purchases. Pero what if mas malaki? Ibig sabihin, pwede pa itong bumaba. Ba? Diba? Kaya ganun kahalaga yung resibo. Yan. So, ngayon, talon ako ngayon dun sa... Teka, ba't ganun na naman yung screen ko? Talon tayo sa... Nakikita niya ba ng buo yung screen? Reshare. Ayan, better. So, dito, corporation ako, dito sa letter A, nag-itemize ako. Sa letter B, nag-USD ako, corporation. So, kumpitin natin sa itemize. Sabi natin 5 million yung benta ko. Meron akong cost of goods sold na 2.5 million. Meron pa akong mga gastusin
business expenses na nailista ko, na accounting ko siya, lumabas 750,000. So ibawas ko yung lahat sa benta, ang net income ko is 1,750,000. Pero dahil naka-corporation ako, hindi ako gagamit tong tax table. 'Di ba? Hindi ako gagamit ng tax table. Dahil corporation ako, ang income tax ko is flat na 20%. So 1,750,000 times 20%. Ang income tax ko ay 350,000. Okay? So ang total na binayaran ko for 1 year is 360 plus 350, 710,000. Okay? Next, what if naman nag-OSD ako, corporation ako, at nakabat ako? So, same lang si BAT ko. Ngayon, sa OSD, inaalaw ako ni BIR na magbawas pa din ng cost of goods sold. So, 5 million minus 2.5 million na cost of goods sold ko, example, ang gross profit ko is 2.5 million. Ngayon, yung 40% USD ko, i-multiply ko siya dito sa 2.5. So, 2.5 million times 40%, ang deduction ko is 1 million. So, itong 1 million na to, I don't need to itemize na ano ba yung composition ng 1 million. Kasi OSD nga eh. Yun yung beauty ng OSD. Hindi mo kailangang ilista, i-itemize yung mga nilalaman ng gastos na yan. So, 2.5 million minus 1 million, ang net income mo na lang is 1.5 million. Same kanina, ang rate ng income tax for corporation is 20%. So, 1.5 million times 20%. Ang income tax mo ngayon is 300,000. So, ang total na binayaran ko in 1 year is 360,000 plus 300, ang total 660,000. Okay, nasundan. Yan. So, ngayon, i-compare natin. Compare natin. Kung naka 5 million ako, ano yung mga options ko? Pwede akong mag-sole prop? Pwede akong mag-corp? Diba? And pwede akong mag-itemize, pwede rin akong mag-OSD for both sole prop and corp. Pero anong difference? So sa VAT, makapansin nyo, walang pinagkaiba. The rules of VAT will stay the same regardless kung sole prop ka man o corporation. Magtatalo-talo yan sa income tax. Diba? So dito makikita natin na VAT plus income tax, ang pinakatipid, pinakamababa ang binayaran mo, is kung nag-corporation ka at nag-OSD ka. Diba? In our example. Pero I'm not saying na in all cases, laging ganito. Kaya it's important na meron kang records, diba? Bookkeeping ng transactions mo para ma-assess mo alin ba yung best option for me. Okay? Nasundan ba? Sige, balikan ko yung chat. Sabi dito, sabi ni Miss Kessel, better, kaya better lahat mag-comply para wala na tayong problema. Correct. Kasi ano siya eh, talagang, alam mo yun, marang necessary talaga siya na activity, lalo na kung may business ka. Sabi ni, galing daw kay Miss Judy, patingin po ulit ng guide sa 8%. Sige, balik tayo din sa 8%, yung criteria. Ayan. Pwede niyo screenshot na lang no, para pwede niyo siyang mabalikan. Ayan. So my question dito, direct sinensahan, cost of sold, goods sold po 50%. Ibig po bang sabihin 50% ng total expense yung magagamit for deduction? In my example po, so in my example, inassume ko na 50% yung markup ko. So, example, ano ba yung sabihin ng cost of goods sold? So, mag-example tayo. Kunyari, let's say, nagbebenta ako ng, example, sabon. I'm an online seller. Kunyari, nakukuha ko yung sabon
from my supplier or from the brand owner, sabi natin, ang halaga ng sabon ay 100 pesos. So, bumili ako kay supplier, 100 pesos yung sabon. Diba? That's my cost as a seller. Ngayon, pag binenta ko yung sabon, sabihin natin, ang benta ko dun sabon ay, sa sabon ay 200 pesos. So, yung benta ko ay 200, ang cost ko ay 100. Ang tubo ko ay 100 pesos. So, dun sa example ko, inassume ko na 50% yung tubo ko. So, kaya ko sinasabi kanina na example lang to. Kasi hindi ko alam kung gaano kalaki yung tubo mo. Magkano ba yung cost mo? Ano yung mga expenses na meron ka sa business? So parang this session, it's also your chance din, no? Na parang siguro after this session, upuan mo, magkano ba yung binibenta ko? Magkano yung gastos ko? Ano-ano yung mga business expenses ko? Lista mo. Tapos try mo mag-run ng competition para malaman mo kung ano ba yung tingin kong best option for me. So I hope nakatulong, no? So mamaya after this session, I will try my best na mabigay agad yung recording sa inyo para kung kailangan yung mag-replay mamaya, di ba? Pwede niyo siyang balikan. Yan. So yun yung example natin, no? So ngayon, siguro ano tayo? Can we have ano like a 2-minute break? Mag-break lang tayo, 2 minutes. So, balik tayo ng... So, ang oras sa akin is 11:44. Balik tayo ng 11:47. Ano lang tayo? Bio break, wiwi, inom ng tubig. Yan. See you 11:47.
Ayan. Nakapag nakainom ba tayo ng tubig? Nakawiwi. Ayan. Andito na po ba kayo? Can you type ready? If ready na tayo, para alam kung nandyan kayo, baka may mga hindi pa nakakabalik. Nakapaglaban na rin daw. So may mga nag-multitask dito, no? Ginagawa ko yan, minsan-minsan nag-work ako. So may umiikot na labada sa washing machine. Yeah, sige. So I think nandiyan na, nakabalik na yung mga tao, no? So we'll continue the session na. Now, dito sa next part ng ating session, i-discuss natin yung memo na nilabas ni BAR. Kasi I think doon nagsimula lahat ng to, no? Ang daming online sellers, kinabahan, natakot, nataranta. Like, anong ibig sabihin ng mga memo na nilabas ni BAR? And I think if you are selling on platforms like Lazada, Shopee, TikTok Shop, di ba? I think yung mga platforms, naglabas din sila ng mga advisory, ng mga pagbabago na mangyayari in terms of how we do business with them, no? So, yeah, I just want to know, sino dito is, ano, parang selling on Shopee? Can you type Shopee if nagbebenta ka sa Shopee para lang alam ko kung anong profile ng mga people in the group? Is anyone selling sa Shopee? And si Miss Gazelle? Okay. Yan. Sino naman yung nagbebenta rin sa Lazada? Can you type Lazada if you're selling on Lazada? Okay, meron. Meron ba nagbebenta sa TikTok Shop? Doon, no? Lahat ng platforms, meron. Okay, meron. So, sa lahat ng platforms, no, meron tayo. Okay. So, this session is for you. So, need natin maintindihan ano yung mga bagong changes sa ating, ano, way of doing business. So, I'm sharing my screen. Nag-load na ba on your end? Yeah. Kevin, kita na ba yung screen ko on your end? Ah, yes. Thank you, thank you. So, ayan. Diba, ang daming balita nitong the past few days. Actually, itong week lang na to, no? Parang laman ng balita, laman ng newsfeed po. Ang daming online sellers, brand owners nagsachat din sa akin or sa team ko, no? Na ano ba yung sabihin nito? Can you help us? And all. So, ang daming news na BAR daw, nagpataw ng buwis. So, online sellers. Another, yung BAR, yung pagbabayad daw ng online sellers, sadyang nire-regulate ng gobyerno. Ano ibig sabihin nun? Another, di ba, na lumabas, sabi, yung mga online platforms daw, magkakaltas na ng kalahati ng 1% para i-remit sa BIR. So, ano ibig sabihin nun? Does that mean mababawasan na yung kinikita natin? Does that mean meron bang bagong tax na nilabas sa BIR? So, to clarify things, una, walang bagong tax. So, yung tinuro ko sa inyo kanina, na, okay, you have sales tax, you have income tax, yun pa rin ang tax na meron sa atin. Walang additional tax na pinataw ang BAR. Diba? Ang assumption kasi ni BAR, kung nagko-comply ka na noon pa, it's the same tax. Wala naman kaming dinagdag. Ang memo na nilabas ni BAR is withholding. Withholding tax lang yung 1%. Ano ba ibig sabihin ng withholding? So, example kasi ng withholding, para siyang advance tax against your income tax. So, di ba, para mas maintindihan natin, kunyari ako ay isang online seller na nagbebenta ako, kunyari sa Lazada. So, dahil nagbebenta ako sa Lazada, di ba, si Lazada ang nagko-collect nung pera from the buyers. Di ba? And then si Lazada, ire-remit niya yung benta ko, di ba, kay seller.
Nire-remit niya yun. Ngayon, yung nire-remit na benta ni Lazada, papunta kay seller, technically, benta mo yun, di ba? So, technically, benta mo yun na need mong i-declare kay DIR. Ngayon, ang ginawa ni DIR para ma-force tayong mga online sellers na mag-register at magbayad ng tamang buwis, ang ginawa nila, even before i-remit ni Lazada, ni Shopee, ni TikTok, yung benta mo, babawasan na ni platform ng withholding tax yung i-remit niya sa'yo. And yung withholding tax na binawas niya na yon, i-remit ni platform kay DIR. Hindi yun mapupunta kay platform. I-remit niya yun kay DIR. Tapos, as proof na merong ni-remit si platform sa'yo, bibigyan ka dapat ni platform ng BIR Form 2307. Okay? Ngayon, yung mga BIR Form 2307 na matatanggap mo mula kay platform, kailangan itago mo yon or makuha mo talaga yon. Kasi yung mga 2307 na yun, tax credit mo yon. Pwede mo siyang ipambawas doon sa babayaran mong income tax. So, di ba kanina nagpakita ko ng sample paano mag-compute ng income tax? Ngayon, kung may na-compute kang income tax at may hawak kang 2307 from platform, yung income tax na na-compute mo, ibawas mo yung total ng mga 2307 na natanggap mo from platform, yung net nun, yun yung i-remit mo kay BIR. Malinaw? So, walang bagong tax. It's only withholding. So ngayon, anong implication? So parang ang nangyari tuloy ngayon, wala na tayo technically lusot if nagbebenta ka sa platform, ha? Kasi ngayon, mainit ang mata ni BIR sa mga platform. Ire-require ngayon nila yung mga platform na i-report kay BIR sino-sino ba yung mga sellers na nagbebenta sa platform mo. At sinong mga seller to, magkano yung benta nila. So ngayon, hindi ko alam kung mayroong gano'n, no, if practice nyo na hindi nyo dine-declare lahat. Ngayon, if you are selling on platforms, kayang-kaya na ngayon i-cross-check ni BIR kung yung benta mo ba na dine-declare in your tax returns, bangga ba siya dun sa benta na sinare ni platform kay BIR na benta mo. Medyo scary siya, no? Lalo na kung never ka pang nag-register. Di ba? Kung nasanay tayo na, okay, kumikita ako, tapos never ako nag-bayad ng tax. Scary talaga siya. Pero if you have been registered and complying, I want to assure you, walang bagong tax. Withholding lang. Diba? Yung wini-withhold ni platform sa'yo, pwede mo siyang gamitin tax credit. Pambayad ng tax. Okay? So ngayon, yung dalawang lumabas na regulation and circular, no, magkadugtong sila eh. So sabay ko na siyang i-explain. Pero yun yung summary. Diba? So may dalawang regulation, yung 16-2023 at saka yung circular 8-2024. Pareho siya ng topic. Ang topic niya is parang inuutusan ni BIR ang mga platforms, mga marketplace operator, platforms, and digital financial services providers na mag-withhold sa mga sellers or merchants. So, ano-anong mga example ng platform to, no? Kung online seller ka, yun, TikTok, Shopee, Lazada. Diba? Dahil mga marketplace sila, doon tayo naglalagay ng mga tinitinda natin, and then the platform collects on our behalf and remits our sales to us. Ano pa example ng marketplace operator? Yung mga Grab. Diba? Sa Grab Food. Kung nag-Grab Food tayo, diba? Kung pagpumunta ka kay Grab Food, pwede kang umorder sa kahit anong mga restaurant na nakalista doon. So, sa point of view ng Grab Food, bago i-remit ni Grab yung benta ng example ni Jollibee, kailangan mag-withhold si Grab ng 1% bago niya i-remit kay Jollibee. It's the same.
So, ngayon sa atin as online seller, ganun din. Bago yung remit ni platform yung benta natin, we withhold din ngayon ng 1%. Ngayon ang tanong, lahat ba? Lahat ba we withhold din? So, i-explain natin, not everyone. So, una, anong sabi doon sa mga ruling na nilabas, no? Sinasabi doon na lahat ng marketplace, platform, digital financial services provider, nire-require ni BR na mag-withhold ng tax sa seller or merchant. So yung mga remittance ni platform papunta kay seller or merchant will be net of any platform fees, di ba? Syempre may fees si Lazada, may fees si Shopee, net of platform fees and withholding tax. Another important item dun sa mga ruling na yun, no, magkano ba ang i-withhold ni platform? So, ang i-withhold ni platform is 1% nung kalahati ng remittance niya sa'yo. 1% nung kalahati ng i-remit niya sa'yo. So, mamaya may example ako, no, para mas ma-picture out natin yung ano bang itsura nun. So, let's say, ganito yung itsura. Sample, di ba? Nung nature ng business natin, merong buyer na pupunta siya sa mga platforms, Shopee, Lazada, or TikTok, ito yung mga marketplace, tapos para bumili dun sa mga tinitinda ni online seller. Ikaw to, di ba? Tayo to, online seller. And then si marketplace, meron siyang nire-remit kay BAR. Tapos tayong online seller, nagpa-file din tayo ng tax upon high BAR. So ito yung itsura nung nangyayari. Di ba? Bigger picture. Ngayon, magbigay tayo example. No? Para mas maintindihan natin. Let's say, may buyer. Okay, punta siya kay Lazada. Okay, may nakagustuhan siyang item. In-add to cart niya. Tapos check out niya. Sabi natin yung worth ng items na binili niya ay 50,000 pesos. Tapos sabi natin, ah, may CPT, 250. Okay. So, technically, ang babayaran ni buyer kay Lazada is yung 50,000 na worth ng items plus the shipping, 250. So, 50,000, 250. Nakakasunod? Diba? From buyer to Lazada. Ngayon, si Lazada, di ba, technically, ire-remit niya yung benta kay online seller. Di ba? Ire-remit niya yun. Ngayon, sabi natin yung nabenta na items is worth 50,000. Tapos, example ko lang ito, no? I'm not sure kung magkano talaga ang platform fees ngayon. Pero let's say, si Lazada, sisingilin niya si seller ng platform fee. Kasi gumamit ka ng platform nila, kailangan kumita si Lazada, di ba? Let's say, sabi natin ang platform fee niya is 500 pesos. Tapos, nag-compute si Lazada ng withholding tax mo. Let's say, ang na-compute niya is 247.5. So, yung 50,000 minus yung platform fee minus yung 1% withholding tax sa'yo, ang matatanggap mo na lang na remittance ni Lazada is ito, 49,252.5. Okay? Sundan? Ngayon, ang tanong, paano nila kinumpit yung 247.5? Paano nila yung kinumpute? So, ito yung way ng computation niya. Ito sa baba. Yung ire-remit ni Lazada, papunta kay BAR. So, yung item na binili, 50,000. Tapos, may platform fee si Lazada. So, ibawas mo yun. So, 50,000 minus 500, ang net of platform fees is 49,500. Okay? Ngayon, sabi dun sa ruling kanina, ayan, one half daw ng gross remittances, kunin mo yung 1%. So, dito, yung 49,500, divide mo siya by 2. Tapos, tsaka mo i-multiply ng 1%. Yung makukuha mo amount, yun yung withholding. So, ito yung computation natin itong 247.5. Okay? So, si Lazada,
based dun sa ruling, binibigyan siya ni BIR ng responsibilidad ngayon na i-withhold mo yung benta ni online seller. I-remit mo na agad sa akin bago mo pa siya bigyan ng remittance. Yan ang ibig sabihin nun. So si Lazada, i-remit niya tong 247 kay BIR. Ibabayad niya. Tapos ngayon, ikaw naman as online seller, okay, nakatanggap ka na kay Lazada ng remittance. Ito na lang. Bawas na ng 500. Bawas na rin ang withholding. Ito na lang natanggap ko. Ngayon, kailangan you make sure na humingi ka kay Lazada ng kopya ng BIR 2307 mo. Kasi yung BIR 2307, it's good as cash. Kasi ito yung proof. Ito yung proof na panghahawakan mo as an online seller na si Lazada, kinaltasan ka niya ng amount na to. At yung amount na yan, dapat ni-remit na ni Lazada kay BIR. Okay? Nag-gets natin? Sana na-imagine niya yung ano no, yung process. So kailangan tinatago mo or kinukuha mo yung mga BIR 2307 from the platform. Tapos ngayon, ikaw as an online seller, 'di ba? Pinakita ko sa inyo kanina paano mag-compute ng income tax. Kailan mag-file ka ng income tax mo based sa deadline. And pag may na-compute ka na income tax, yung mga naipon mo na 2307 from all platforms, kailangan ipunin mo siya kasi pwede mo siyang gawing tax credit pambawas dun sa babayaran mo pa. So example tayo, okay, na-compute ko, income tax is 40,000. Eh, meron akong natanggap kay Lazada na 2307 na ang nakasulat 247.5. Ipawas mo yon. So, ang i-remit mo na lang ngayon kay BIR is 40,000 minus 247.5. Malinaw? Malinaw ba yung process? Yung high overview ng process? Na-imagine niyo ba yung itsura ng withholding? So, ngayon, ma-imagine niyo na na, okay, so pag nagbenta pala kay Lazada, may i-withhold sila. Pag nagbenta ako kay Shopee, may i-withhold sila. Ganun din kay TikTok Shop. Okay? Yan. So ngayon, so I hope kung na-screenshot niyo na, better. Yan. Ngayon, discuss pa natin yung iba pang nakasulat dun sa ruling. So ang tanong, kailan magsisimula yung withholding? Sino yung mawi-withholdan? So magsisimula ang withholding kapag una, si marketplace, may natanggap sila kay seller na sworn declaration. BIR received na sworn declaration na sinasabi ni online seller na ang benta ko in the past ay lumalagpas ng 500,000. Pwede rin magsimula ang withholding sa akin ni platform kapag hindi ako nakapag-submit ng sworn declaration. So, ang threshold kasi na nilagay ni BIR is ang wi-withholdan lang ng mga platform ay yung mga sellers na nagkaroon ng gross remittance in the past ng at least 500,000 and above. So, ibig sabihin, pwedeng nagbibenta ka sa Lazada pero in 1 year, kunyari, last 2023, ang total remittance lang naman sa akin ni Lazada, di naman ako umaabot ng 500,000. Kaya mga ano lang ako, 300,000. Ibig sabihin, maliit lang naman yung ano ko, business ko. So kung ganun ako, hindi ako dapat withholdan ni marketplace ngayong 2024. As long as meron yung ano, meron yung exception. As long as nag-submit ako kay platform ng BIR received sworn declaration na sinasabi ko doon na platform, Lazada, Shopee, TikTok, maliit lang ang business ko, hindi ako umaabot ng 500,000. So, wag mo akong withholdan. Pag hindi ka nag-submit noon, kahit na mas mababa sa 500,000 ang remittance mo, we withholdan ka ng platform.
I hope malinaw yon. And another, paano kung kunyari nag-submit ako kay platform ng sworn declaration na sinasabi ko na last year and hindi naman ako umabot ng 500,000, so wag mo ako withholdan. Pero si platform, they have the power to withhold sa'yo. Kung kunyari in the middle of the year, the business went well, gumaganda yung business mo, and in the middle of the year, biglang na-hit mo yung 500,000 threshold. Kahit walang BIR, sworn declaration, as long as na-hit mo yung 500,000, kasi makikita ni platform yun sa, ano nila, di ba, sa analytics nila, di ba, may analytics ang Lazada, Shopee, makita nila, ay, itong seller na to, umabot na siya ng 500,000. They will now start withholding against your income. So, ang point ko lang here is, in short, as a seller or a merchant, wala kang lusot. Wala kang lusot. Kasi pwedeng ngayon, hindi ka nila withholden kasi last year, 2023, maliit lang naman ang business ko. Pero kung in the middle of the year, bigla kang lumagpas, they will start withholding. O kaya, kung maliit nga benta mo last year, hindi ka naman nagpasa kay platform ng requirement na BIR received sworn declaration, we withholden ka pa rin nila. Okay? So, I hope malinaw yun, no? Next. Next. Ano naman yung mga obligasyon ng platform? So, dapat naiintindihan natin, no? Kasi baka mamaya, iniisip natin na, ano ba itong Lazada, ano ba itong Shopee, pinapahirapan kaming seller. Actually, hindi naman nila implement yan sa inyo, di ba? Kung hindi rin naman inutos ni BIR. Siyempre, itong mga platforms na to, susunod lang sila kay BIR. Di ba? Wala naman silang choice kundi sumunod. So sabi dun sa Revenue Regulation 16-2023, ito yung mga obligasyon ng isang platform. Una, ito yung pinakamabigat. I-re-require ni BIR na dapat lahat ng nagbebenta sa platform nila ay registered kay BIR. So, ang gusto mangyari ni BIR, kunyari, gusto kong magbenta sa Lazada. Before I can create a Lazada seller account, kailangan kong magpasa kay Lazada ng BIR Form 2303 or yung Certificate of Registration ko kay BIR. Mabigat yon. Kasi, di ba, in the past, maraming nagbebenta na hindi naman talaga registered. Tapos, may nagtanong, anong mangyayari kung matagal na akong may seller account? May nagtitinda na ako sa platform pero hindi ako registered. Tatanggalin ba nila ako? The answer is, the platform will have the power na alisin ka sa platform unless magpakita ka ng proof na, oh, ito yung registration ko. Huwag mo akong tanggalin. Malinaw ba? Yung type 1, medyo tumahimik yung chat natin. No? Kinakabahan ako kung nakatulog na ba tayo or what. Yan. I hope malinaw. Yan, yung unang requirement ni BIR sa mga platforms. Ito yung pinakamabigat actually. Kasi kung hindi ka registered, it means na pwede kang mawalan ng business inside the platform. Ba? Number two. May tanong si Miss Mary. 2304, meron ba sa BIR? Yung 2303, Miss Mary, ito yung ibibigay sa iyo ni BIR kapag nag-register ka. So, hindi siya nakukuha sa BIR website. Kinukuha mo to sa BIR office mismo kapag nagpa-register ka. So, number two, obligation ni platform. Nire-require nila na yung mga seller na exempt sa income tax dahil sa existing law, kailangan kung exempt ka, alam mo nga exempt seller ka, magpasa ka kay platform ng pruweba na exempt ka. So example, sino ba yung mga pwedeng exempt? Kung BMBE registered ka, BMBE accredited business ka, pag BMBE ka kasi, exempted ka from paying income tax. So, kailangan kung alam mong BMBE accredited ka, kailangan pag nagpasa ka kay platform ng COR mo, Certificate of Registration,
magpasa ka rin ng proof na meron kang BMBB. Kasi kapag wala kang naipasang proof, we beholden ka ni platform. Kasi yun yung nasasabi sa batas. Yan. Number three. So, the platform will require seller na mag-submit ng copy ng BIR received sworn declaration. So, mamaya ipapakita ko ano ba itsura ng sworn declaration, anong nakasulat doon. But, yung sa sworn declaration kasi, yun yung you are parang declaring, di ba, ipapanotarization, you are declaring to the BIR and to the platform na am I earning below 500 or am I earning above 500,000? Furthermore, kapag ang seller daw hindi siya nagpasa ng BIR received sworn declaration sa platform, may kapangyarihan si marketplace, si platform na mag-withhold sa'yo agad-agad kahit pa below 500,000 ka. So, important yung sworn declaration. Tapos, si platform number 4, sa platform, may karapatan siya na i-monitor yung mga nire-remit niya kay seller. Diba? Para, kunyari, in the middle of the year, biglang lumampas si seller na 500,000, the platform can start withholding. And another obligation ni platform is magbigay kay seller nung BIR 2307 as proof nung withholding. Okay? So, balik ako dun sa drawing ko kanina. Itong 2307, important yan. Kung winithholden ka ni platform, important na si platform bigyan ka niya nung 2307 kasi pruweba mo yun. Diba? Pambawas mo yun sa tax. Yan. So next, another important item dun sa ruling, no, sinasabi ni BIR na ikaw platform, Lazada, Shopee, TikTok, kailangan i-require mo lahat ng sellers mo, lahat ng merchants mo na magpasa sa'yo ng certificate of registration as proof na registered sila. Diba? So, ang sa may nagtanong din, paano yung mga may account na ako, nagbebenta na ako eh, sa Lazada, Shopee, pero hindi ako registered. Ire-require din ba mag-register? The answer is yes. Kailangan mo mag-register. Yeah. So, the marketplace can disallow a seller from using the platform if they are unregistered with the BIR. So, medyo mabigat talaga siya. Then another important, ano naman yung obligation mo bilang seller according sa RR 16/2023? Obligation mo na i-inform si BIR and si platform. Gaano kalaki ba yung kinikita mo? So it on the right side, ito yung example nung sworn declaration. So I can also send this sa email, no? Yung copy na to. Pero yung sworn declaration na to, fill upan nyo na ay yung pangalan ng business mo, of legal age with business address located at yung address mo, and yung taxpayer identification number mo, ilagay mo dito. Sinasabi mo dito na that I derive my income from the sale of goods and services from electronic marketplace. Tapos ililista mo dito saan-saan ka nagbebenta. Okay, Shopee, Lazada, TikTok, ganyan. Lista mo saan-saan ka nagbebenta. Tapos number two, that for the period, so kunyari, the period 2023, ang gross remittance sa akin ng mga platforms ay either hindi ka ba lumalagpas ng 500,000? Or lumagpas ka. So you will see here na okay, kailangan mo palang i-total yung remittance from all platforms na nasan ka. So example, kaya tinanong ko kanina eh, sinong nasa Shopee, sinong nasa Lazada, sinong nasa TikTok? Kasi you have to ano, to add it all up. Yun bang remittance mo
from Shopee, Lazada, TikTok, pag inad mo sila lahat, lumalagpas ka ba ng 500,000? Kasi kung lumalagpas ka, itong number 2 na box ang i-check mo. Pag hindi, yung number 1. Malinaw? And, pag sinasabi mo dito, sa number 3, sa sworn declaration, sinasabi mo na, sakaling, kunyari, in 2024 or during this time, yung remittance ng mga platform nag-exceed ng 500,000. Yung platform, inaalaw mo sila na mag-withhold ng 1%. So the moment na lumagpas ka ng 500,000, you're saying na you are allowing the platform na mag-withhold sa'yo. Okay? So, i-send ko na lang din sa email yung copy nito. So, ano tong mga naka-red dito? So, sinasabi dito na if hindi ka nag-exceed ng 500,000, kunyari, last year, hindi ka nag-exceed. So, kailangan magpasa ka kay platform nung copy ng sworn declaration na may tatak ng BIR dapat ha. Magpasa ka kay platform na sinasabi mo na hindi ka nag-exceed. Para, ang mangyayari, ngayong 2024, hindi ka niya withholdan ng 1%. Kung kunyari, 2023, less than 500,000 tayo, pero nakalimutan mong magpasa ng sworn declaration kay Lazada. Kahit mas mababa sa 500,000 yung income mo kay Lazada, pwede ka nilang withholdan kasi hindi ka nagpasa eh ng sworn declaration. Tapos, in the middle of the year, kung sakaling biglang na-hit mo yung 500,000, kailangan mong magpasa ng bagong sworn declaration kay platform. And ang naka-check na dapat is itong exceeding 500,000. Okay? Okay ba? So, in short, ang summary ko kasi dito, in short, wala tayong kawala. Kasi they can see everything. Yan. Next, anong ibig sabihin daw ng gross remittance na 500,000? So, the 500,000 threshold is from all marketplace operator. So, kung nagbebenta ka sa lahat ng platform, kailangan itutal mo yun. Diba? Lumalagpas ka ba ng 500? All marketplace operator na nasan ka. Another, so may example actually si BIR eh. So nag-example siya dito na for this year kunyari, sabihin natin na may isang seller na nagbibenta na siya sa platforms at hindi siya registered. So magbigay tayo example, okay, nagbibenta na ako matagal sa Lazada, sa TikTok, sa Shopee. Ang kaso hindi ako registered. So, dun sa ruling kasi ni BIR, alam nila na maraming hindi registered. Kaya binibigyan nila yung mga unregistered sellers ng pagkakataon na mag-register. Yung transitory period na binigay nila is, pwede ka mag-register, may panahon mo para mag-register is until March 2024. So, January ngayon, di ba? So, you still have about 2 months to do all of these things. So, let's say nakapag-register ka na, March. Tapos, based dun sa historical ano mo, transactions mo sa lahat ng platforms, alam mo na hindi ka naman pumapalo ng 500,000. So, ang pwede mong gawin, pagka-register mo, magpasa ka na agad nung, mag-fill out ka na agad nung sworn declaration. And i-check mo tong do not exceed. So, patatakan mo kay BIR. Tapos, ipasa mo siya kay platform kung saan ka nagtitinda. So, anong effect nun? Kapag nagpasa ka ng sworn declaration na do not exceed, ang mangyayari nun, si platform, hindi ka niya i-withhold na ng 1% for the whole of 2024. Okay? Okay. Pero, what if, okay, nagpasa ka na not exceeding, pero
kalagitnaan doon ng taon. Ngayon, bandang Pogos, biglang dumami benta mo. Di ba? Dumami benta mo. And then, nakita ni platform na, oh, lumalagpas ka na sa, lumagpas ka na actually na 500,000. So, ang kailangan mong gawin na sa seller, mag-fill out ka ulit ng bagong sworn declaration. And, itik mo yung exceed 500,000. Pasa ka, and then, the platform can now start withholding taxes from you. No. So, may nagtanong, eh, so ibig sabihin, paano kung hindi ako magpasa ng sworn declaration na lumagpas na ako? Mahuhuli ba nila ako? Actually, mahuhuli ka pa rin. Kasi, di ba, si platform, kita niya lahat ng remittances mo. So ang utos kasi ng BIR kay platform is as long as makita mong lumagpas na siya ng 500,000, you can now start withholding. Okay? Okay. Tapos, what if kunyari the whole of 2024, okay, naging ano ka, exceeding 500. Tapos 2025, let's say, na-identify mo na, ah, hindi, hindi ako, at the end of the year ng 2025, bumaba ulit yung benta ko, less than 500,000. Pwede ka bang mag-submit ulit ng bagong sworn declaration na hindi ka nag-exceed ng 500? Pwede. Tapos magta-take effect yon for 2026. So I hope malinaw, no? So pwede yung screenshot to, the exact example galing mismo kay BIR. Ayan. So, I also want to point it out na hindi to bagong tax. Parang ginagawa lang ni BIR, bago mo pa matanggap yung remittance from the platform, bawas na siya. Para wala kang choice as a seller, kundi mag-declare ng tama. Nakuha nyo? Kuha nyo yung premise, ba't ginawa to ni BIR? Wala ka ng choice. Kung hindi, mag-comply. Okay? Okay. Another. So, sabi natin kanina, paano kung BMBE accredited seller ako? Eh, pag BMBE ako, exempt ako from paying income tax. Anong gagawin ko? Kung alam mong BMBE ka, kailangan magpasa ka kay platform ng proof na BMBE ka. Yan. So, pag nagpasa ka ng proof na BMB ka, hindi ka withholdan ni, ano, ni platform. Malinaw ba? Yan. Next. May nagtanong din ito kay BIR. Sabi, yung mga seller ba, allowed ba silang makatanggap ng remittance using their personal or individual accounts instead of a business account? So, ang sagot ni BIR dyan is no. Ang gagawin is that kung meron kang seller account in the platform, kailangan yung pangalan ng shop mo and yung pangalan mo sa registration pareho. So, medyo mabigat din to. Kasi ibig sabihin, ang point ni BIR dito, kung magkaiba yung pangalan ng shop mo o yung account mo kay platform and yung pangalan mo sa business, pwede ka nilang i-disallow magbenta. Mabigat to. Diba? Kaya siguro may mga nagkakagulo din na sellers. Kasi ito yung isa sa rules ni BIR. Kailangan same yung account na nung sa seller and yung registration mo. Yeah. Next, may another example dito. To galing to kay, ano eh, kay BIR. Teka, wala. To another example kay BIR. So, basahin na lang natin, no, kasi medyo mahaba. So, sabi dito, si Mr. Mark, rider daw siya ng GoMovers. Example to. Yung GoMover is a platform na nag
deliver ng mga goods and merchandise. So kung gumagamit kayo ng Grab, no, nakita niyo ba sa Grab, merong Grab padala or Grab pabili? Para siyang ganon, example. So si GoMover daw, nag-offer siya na papabili ka sa rider and then babayaran mo yung pinabili mo sa rider. 'Di ba? And then upon delivery, yung buyer, babayaran mo si rider ng delivery fee tsaka kung magkano yung pinabili mo. So si rider ang magtatanggap ng bayad. So ngayon, sa example na to, si Miss Glyza, nag-book daw siya sa GoMover. Nagpabili siya sa isang store as the pickup point and ang location ng drop-off is dun sa bahay niya. So, minessage niya si Mark, si Ryder. Tapos, nilista niya, ito yung mga bilin mo. Okay? Ngayon, si Ryder, pumunta siya sa tindahan, binili niya yung pinapabili ni Glyza. Tapos, si Ryder, diniliver niya yung mga items kay Miss Glyza. Inabonohan ni Mark, ni Ryder, yung pambili doon sa items. So pagka-deliver kay Miss Glyza, si Glyza binayaran niya yung magkano yung total na binili ni Ryder plus the delivery fee in cash. So ang tanong ni BIR, ito bang scenario na to, sakop ba siya ng ruling? Yung mga direct na... So napansin niyo dito, no? Yung pera, hindi siya dumaan sa application, dun sa app. Yung pera, dumaan siya diretso sa rider. Yun yung difference dito. So, ang sabi ni BIR, ang sagot ni BIR, yung scenario na to, hindi siya sakop nung RR 16, 2023. Ibig sabihin, si GoMover platform, hindi siya mag-withhold kay Glyza. Bakit? Kasi hindi naman dumaan sa kanila yung pera. 'Di ba? Yung pera dumaan, 'di ba? Dumaan sa kamay ng rider. Hindi kay platform. So, ang sinasabi lang ni BIR dito, ang may karapatang withholdan si platform ay yung mga pera na dumadaan sa platform nila. So, ngayon, siyempre, may tanong sa kagabi, may kausap akong online seller, no, sa Lazada. So, sabi niya, so, ibig sabihin, pag may buyer bumili sa Lazada na naka-COD, does that mean na yung payment ni buyer hindi we withhold ni Lazada? The answer is, we withhold that. Kasi di ba pag COD, si rider, pagka-deliver niya sa'yo, babayad mo yung pera kasi COD. Si rider, di ba, i-remit niya yung pera na yun kay Lazada. Tama? So ultimately, si Lazada pa rin yung humawak ng pera. Iba yung case kapag sa labas ka ng platform nag-transact. So ito yung medyo loophole na nakikita ko. Na okay, kung ayaw mong withholdan ka ng platform, pwede ka magbenta outside. Yun nga lang, medyo risky yun. Diba? Kasi pwedeng may mga scammers, diba? Prone ka sa scammers o yung mga bumibili tas hindi naman fake, ano pala sila, fake orders. So, pero it's good to know na may ganitong clarification si BIR. Diba? Na pag yung pera, hindi siya dumaan, hindi siya nirimit kay platform, hindi na-withhold that. Pero dun sa mga example natin, ng mga COD na in-order mo through Lazada, Shopee, Lazada, we withhold that yun. Kasi i-remit ni rider papunta kay application. So bago dumating yung pera kay seller, dadaan talaga siya kay platform. So I hope malinaw, no? Ayan. Next. So anong effectivity? Kailan ba effective tong bagong rules ng BIR na to? Sabi, this rule shall take effect on January 11. So, January 20 na ngayon. So, nag-take effect na siya. Actually. And then, meron bang transitory period? Kasi paano yung mga matagal na akong seller pero hindi naman ako registered? I need more time to comply. So, ang sagot ni BIR, is there a transitory period? Yes. Diba? So, yung mga platforms daw, inaalaw ni BIR ng period ng 90 days para i-comply ang mga ito.
Kaya mapapansin nyo, kung kunyari sa Lazada, nakakatanggap na kayo ng mga email, di ba? Mahabang email kay Lazada, ine-explain nila yung mga changes na mangyayari and expect na mas marami pang advisories from the platforms in the coming days kasi maglalabas sila ng mga memo na sino yung kailangan mag-register. Diba? Sino yung withhold nila? Ano yung mga kailangan yung ipasa? So, we have 90 days to comply. So, ngayon, ang mangyayari is if you are a seller at hindi ka pa registered, you have time, di ba? Within 90 days na mag-comply. So, as early as now, you can start now na mag-register ng business natin, no? Para hindi tayo ma-disallow from the platform. And I think that's the last, the last part of my deck. Siguro, it's now time for us to answer questions. Aling question? Oh, sige. Dito, sabi ni Miss Mary, yung sworn possible sa mga below 500 lang siya required. It's required for both below and exceeding 500K. Yan. Saan po makikita yung sworn declaration? We will send you a copy sa email. Paano yung itsura ng books nating online seller? I think pinakita natin to dun sa first webinar. So siguro you can try watching na lang yung recording. We will send the recording sa mga emails niyo. May sample tayo doon. Ayan. Sabi ni Miss Alexandra, bale until March po ang pasa natin ng sworn sa BIR? Yes. Based dun sa transitory period, we have 90 days. And then, paano kapag multiple store? So, kung multiple store, dapat you have, so parang, tama ba Miss Kazel? Parang, meron ka iba-ibang seller accounts. Tama ba? So, parang sinasabi, kung magbe-base ako dun sa rule ni BIR, no, na kailangan si seller account, it's the same with the business name. So, hindi ko alam kung anong rules ang ilalabas ng platform mo regarding this. Kasi medyo tricky yon. Kasi paano kung iba-iba nga yung name ng store mo, no? So, does that mean kailangan bawat store may registration? Ang hirap nun. So, yan. Medyo epal nga siya. Yan. So sabi ni Miss Girly, hello po, what if example ABC Marketing ang name ng corporation? Then sa application, doing business under the name of name ng shop sa platform, pwede po ba yan? Pwede yun. Pwede yun. So actually, pwede mo yun gawin, Miss Kazel. Ginagawa yun ng iba na, okay, na meron silang corporation na ABC Marketing. Tapos kung marami kang mga brand under that name, no? Pwedeng doing business under the name of, kunyari, girly shop. Tapos may pangalawang shop, ABC Marketing, doing business under the name of another name. Yun nga lang, kailangan during registration, maayos mo yun na meron kang papers to show. Medyo matrabaho nga lang siya. Yeah. Pero it's possible, Miss Girly, yung sinabi mo. So, lahat ng store may sariling business account? Yes. Allowed ba na multiple business account sa bank? Actually, pwede. As long as meron ka namang registration papers to show. Pwede yun. Regarding this sa business bank account, possible po kaya na doing business? Yes, I think it's possible. No, Kevin, kasi yung company namin, meron din kaming account na doing business. Tapos, yung Union Bank account namin is may ganun din. So, you can ask your bank accounts, yung mga bank na ano kayo, kung saan kayo mag-a-apply. So, sabi ni Miss Mary, paano kaya pag 3M annual? Or annual po ba quarterly 3M? And ilang, I think na-discuss na to kanina, no? So, siguro, balikan mo na lang, Miss Mary, yung recording kasi ang haba ng discussion natin about computation and tax. So, I feeling ko baka late ka lang nag-come in.
Pero yung filing kasi, merong annual and quarterly. And yung 3M is annual. Sabi ni Miss kasi, aligaga. Aligaga ang mga person. Kaya everyday may revelasyon. Ayan. So lahat po ba magpapasa ng sword kahit 3M annual ka na? Yes. Kailangan. Sabi ni Miss Anna, multiple store, multiple OPC, pwede po? Yes, pwede. So, kung nandun ka na sa point ng business mo na alam mong kumikita ka and marami kang store and tingin mo you are earning above 3 million, no? Pwede mong paghiwa-hiwalayin yung business mo. Pwede ka magtayo ng OPC for every store kung that makes sense for you, no? Pero possible yun. Ayan. Sabi ni Miss Colette, Madam, okay po kung mag-register and opt as non-VAT 8%, then BMBE, pwede po ba yun? Can you tell us anong pros and cons? Okay, so kung sole prop ka, non-VAT ka, pwede ka mag-apply as BMBE. So kung naka-BMBE ka, wala kang babayaran income tax, even the 8%. Ang babayaran mo lang is the 3%. Kasi hindi pwedeng BMBE ka na, tapos 8% ka din. So, ang mangyayari, kung mag-BMBE ka, hindi ka na pwedeng gumamit ng 8%, pero magbabayad ka pa din ng 3% percentage tax. Tapos, may follow-up question siya. Pag OPC ka, hindi ka pwedeng gumamit ng 8% kasi ang 8% is only for individuals. Pag corporation ka, hindi ka pwedeng gumamit ng 8%. Okay? Sabi ni Miss Alexandra, ano pong mas prefer na masasuggest nyo? Mag-register kami, percentage tax and sa ITR namin, the OST or yung 8%. Miss Alexandra, siguro spend the time later. Try mong ilista lahat ng gastos mo sa business. Tapos try to run scenarios. Tulad ng pinakita ko kanina, no, na if ganito yung benta ko at ganito yung gastos ko sa business na actual ha, magkano yung tax? Then, tsaka ka mag-decide kung mag 8% ka ba or mag OST. Kasi ngayon, pag sinabi ko na, ay, hindi mag 8% ka, eh, what if pala medyo may mga gastos ka sa business na if nilista mo yon mas makakatipid ka pala. So, I cannot just say na mag 8% ka or mag OSD ka kasi ano yon baka mamaya I might be giving a wrong advice to you without looking at the actual na nangyayari sa business mo. Ayan. So, sworn, pinapasa kay platform or kay BAR? Papasa mo kay BAR, papatatakan mo kay BAR. Yung kopya mo, bibigyan mo ng kopya si platform. Okay? Pwedeng gamitin ni isang BAR sa iba-ibang store, tama po ba? Depende yan kay platform kung anong regulation na ilalabas ni platform niya, no? Pero ang kung i-interpret ko yung ruling ni BAR, kailangan yung store mo is ano siya? Nakatugma yung seller account mo dun sa business registration. So, walang specific na nilabas si BAR na paano pag iba-ibang store. Kasi technically, ano yun eh, kung i-allow ni platform na one BAR, multiple stores ka, then why not? Diba? Or pwede niyong gawin yung sinabi ni Miss Girlie kanina na pwedeng may iba-iba kang store and then naka-doing business under the name of the shop, yung iba-iba mong store. Pwede rin yun. No? So siguro makikibalita din ako sa mga ano sa mga platforms hingi akong copy ng mga advisory na nilalabas ng platforms no not sure if may nilabas na silang memorandum about doon na paano kung seller ako at ang dami kong shop do I need to register each kasi depende na siya kay platform kasi ang rule ni BIR kay platform is lahat ng magtitinda kailangan may registration.
So, ang daming tanong, no? So, I hope, mukhang na nasagot naman natin, Kevin, lahat. So, if you have specific questions, di namin nasagot, you can also drop it dito sa email na to. Or if you want to discuss yung specific sa actual sa business nyo, kasi we cannot do it here, di ba? Tsaka ang dami natin, iba-iba tayo ng sitwasyon, you can book a free call sa amin, 30-minute call, or we can also help you register kung abot namin yung location nyo, no? Pero, we will share the recording of this webinar. We will also share the materials like yung example ng sworn declaration para if magpapasa na kayo kay BIR and kay platform, you have a copy. And also yung recording ng webinar ng isang araw. May pahabol si Miss Paulette. Sabi niya, ay, nawala. Sabi niya, how about kung mag-register as sole prop, non-VAT 8%, then DMBE, pwede po ba yun? Kung mag-DMBE ka, Miss Paulette, hindi ka na pwede gumamit na 8%. Kasi, parang, ano, parang, inaano mo, anong tawag doon? You're trying to circumvent the law. So kung BMBE ka, exempt ka na sa income tax. Pero ang rules kasi ng BMBE, exempt ka sa income tax pero hindi ka exempted from paying percentage tax. So magbabayad ka pa rin ng 3%. Okay, so I hope malinaw yon. Pag sole prop ka, non-VAT, at nag-BMBE ka, hindi ka pa rin gumamit ng 8%. Kung magpapala ka ng application, authorized letter po ibibigay ko, SPA po. Special power of attorney. And need in authorize. Yes. Okay. So, I think marami tayong nasagot, no? Can we take a picture po before we end the webinar? Para lang meron tayong masashare kay Ms. Johanna na na nagawa natin yung webinar. Tax filing timeline, Ms. Paulette, merong mga BIR deadlines. I can also share it sa email, pero quarterly yung deadline. Yeah. Kevin, sige, mag-picture tayo. Yung mga kapag open pa na camera, open tayo. Medyo nag-overtime tayo, no? So I hope, ano, makapag-lunch tayo right after kung mga gutom na. Sige. May mag-open pa ba ng camera para... Yeah. Okay, sige. Let's take a picture na. Yeah. Smile, everyone! 1, 2, 3, smile! Ayan. Thank you, everyone. Thank you. And abangan niyo lang sa email yung recording. Thank you so much.